Senior Technical Assistant to the Chairman. Kasama din po natin si Attorney Carlos G. Serapio. Siya po ang Advocacy Group Office of Justice Puno. At ang si Dr. Froilan Kalilong, Center for Excellence in Local Governance. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At kasama din po natin si Mr. Orion Perez Dumdum online. Siya po ang Overseas Filipino Worker, Singapore-based, Principal Co-Founder and Lead Convenor of the Constitutional Reform and Rectification for Economic and Competitiveness and Transformation, Correct Movement. Mabuhay po! Kahapon po ay naging maalab ang talakayan at ito po ay susundan ko lamang ng konting pananalita at ipapaalala ko po sa ating mga bisita sa committee nito ang atin pong mga patakaran katulad po ng hindi po maaari na direkta ang ating pag-uusap. Kailangan po ay i-address po ninyo sa chairman. Kung meron po kayong nais sabihin sa chairman, hindi po po pwedeng direkta para po maiwasan natin ang personalan. At gusto ko din pong ipaalala sa lahat na ito pong ating ginagawa ay para sa bayan, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At hindi po ito nais natin na magpagalingan o nais po natin ay makapagligaw. Ang gusto po natin magkaroon ng mas malalim na kaalaman ang ating kababayan patungkol sa saligang batas. At ang bawat opinion po ay mahalaga. Ang bawat statement ng bawat isa ay isang kaalaman po yan na babaon sa isip ng ating mga kababayan. Sapagkat sa matagal pong panahon, eh nabalot lamang ng mga malalim na Ingles, malalim na mga batas, na hindi naman masyadong naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya po, hinihingi natin sa ating mga bisita ang kumbaga po walk the extra mile. Kumbaga pilitin po natin makapagsalita ng mga Tagalog. Kung Englishman, huwag masyadong malalim para mas maintindihan po ito ng ating mga kababayan. Dahil iisa lang naman po ang gusto natin. Kahapon, nadinig po natin, sinabi ng alamat ni Attorney Christian Munsod, ang gusto ng 1987 Constitution ay makaangat ang mga tao sa barangay. Napakalinaw po niyang sinabi yon. At ganun din po ang sinabi ni Mr. Ding Generoso na sa federalismo, ang binibigyan ng halaga ay yung mga nasa ibaba. Yung binibigyan ng kapangyarihan ay yung mga nasa lokal. Kaya kung atin pong nanamnamin ang bawat sinasabi ng isa, ang gusto po natin ay magkaroon ng kapakanan yung ating mga tinatawag nating mahihirap nating mga kababayan. Napakasarap pong pakinggan at doon po natin simulan ang talakayan natin ngayon sa usapin na yon na maiangat natin yung mga kababayan natin na alam po natin na nakalimutan. Masakit man pong sabihin, sila po talaga yung naiwan. Marami po talagang nagsipag-unlad na. Pero yung mga mahihirap ay naging mas mahirap at yung mga mayayaman ay naging mas mayaman. Bibigyan ko lang po ng background, kahapon ay ipinaliwanag po ng ating alamat ni Attorney Christian Munsod yung 1987 Constitution na sa akin pong pinagmuni-munihang kagabi, ito po'y napakalapit sa 1935 Constitution.
Sapagkat nung nagkaroon po sila ng amendment nung 1935, naging bicameral. Nagkaroon ng Senate at Congress. At doon po ay magmula sa original na 6 years term, ay ginawa po nilang 4 years term with re-election ang Pangulo. Doon lang po medyo nagkaiba, no? Dahil doon sa 1987, ginawa naman nilang 6 years term flat ang presidente. Pero dito po, parang ipinanganak yung paghihiwalay ng executive at ng legislative. At dito rin po parang ipinanganak na yung tinatawag po natin na unitary form of government. Ngayon po, noong 1973 Constitution, ito naman po yung pinakamalapit sa federalismo na isinusulong ng ating mga kapatid na si Mr. Ding and Rosso, sapagkat dito po ay ang gusto po nila ay bumalik sa parliamentary na pinag-iisa ang legislative at ang executive. At doon po, magmumula doon, ay ipapanganak yung tinatawag na federalismo. Ito po yung dalawang pinag-uusapan natin ngayon. Yung tinatawag na unitary presidential form of government na may sentrong gobyerno at merong federalismo na magbibigay ng kapangyarihan sa local government o sa region. Kaya kailangan po, mga mahal kong kababayan, ay pakinggan po natin mabuti ang bawat sasabihin ng ating mga panauhin sapagkat ito'y kayamanan ng ating kaisipan. Uulitin ko lang po, magmula po nung panahon ng Amerikano, tayo po ay nagkaroon na ng 5 konstitusyon. Una po, yung 1935 Constitution. Sumunod po nung panahon ng Hapon, 1943 Constitution. Sumunod po ang 1973 Constitution. Nung nanalo po si Pangulong Cory Aquino, nagkaroon po tayo ng Freedom Constitution. At nagkaroon din po tayo, sa ngayon, ang ginagamit po natin ay ang 1987 Constitution. Ngayon, uumpisahan na po natin ang hindi natin natapos kahapon. Kahapon po ay nagsasalita, nagbibigay ng mungkahi ang ating bisita mula po sa Singapore. At naputol po tayo. Hindi po nakasagot ang ating bisita na si Attorney Christian Munsod at si Attorney Katrina si Munsod. Hindi po sila nakasagot. Kaya doon po natin uumpisahan ang ating talakayan. Pagkatapos po noon ng maikling palitan ng mungkahi ng dalawang panig ng Attorney Munsod at ni Ryan Perez, pagkatapos po noon, itutuloy na po natin ang presentasyon ni Mr. Ding Generoso. At pagkatapos po noon, magbibigay po ng mungkahi uli si Attorney Christian Munsod sa gagawin pong presentasyon ni Mr. Ding Generoso. Pagkatapos po noon ay magbibigay naman ng presentasyon si Orion, na magbibigay naman po ng kanyang opinion si Attorney Christian Munsod. Yun lang po, Attorney, yung pong inyong rebuttal kahapon. Hi, good morning. I'm Katrina Munsod. Thank you for letting me speak, Chairman, and I want to commend you for the manner of these proceedings. I want to start yung sa mga analogy na binigay kahapon, yung mga sa subic, sa basketball. Yung nahihirapan ako sa mga ibang analogies sa tungkol sa gobyerno, kasi minsan talagang hindi, it doesn't fit. So, but it's helpful. So, alam mo yung analogy na yung parang subic, kung bakit sinasabi yung mga tao na parang bakit yung mga Pinoy parang masunurin sa ibang bansa? O ba't masunurin sa subic, sa mga traffic? Hindi sa Metro Manila. I always ask that kasi lagi akong nagmamaneho at, you know. So, I want to say na parang, alam mo, that's a good example of how structure doesn't change behavior.
The structure is the same. The traffic laws are the same. Mas lalo na traffic all over the world, pretty much the same, pare-pareho yung mga stop sign. Pero ba't sa Manila, hindi sumusunod, pero sa Subic. So, ibig sabihin, yung dahilan is something else. It's not the law. Baka mas malawak yung mga roads, baka mas maraming police, baka si implementation. Same with basketball. Sa alam ko, I'm not basketball, but sa alam ko kung natatala yung team, nagpapalit na talaga ng coach. Dapat you take out the coach and you change the players. But it's a good analogy because, again, the rules of basketball don't change. The basketball game, it's always the same. And if you notice, you don't change the rules of basketball kasi malilito yung mga fans. Diba? Kaya minsan may mga, you know, 24 shot clock rule. That was once in a long time. Because you don't want to confuse the fans. You want everyone to enjoy the game. What you don't want to confuse is strategy. A team loses because mali yung strategy. Same rules, everybody. But mas malakas yung ibang team kaysa sa iba. Ibang strategy, ibang players. Ganun lang. The rules are all the same. But just talking about analogies, I've been teaching a long time, but I teach constitutional law. I've been teaching international law. I teach transitional justice. Yun yung mga batas na pagkatapos ng war, yung mga horrific events niya after Yugoslavia, after South Africa, after the EDSA revolution. And I tell my students, human natural resources comparative. I always tell my students, the Philippines has the best laws. Hindi lang sa constitution, ah. We have good laws. We have good environmental laws. Sinasite kami yung sa mga ibang bansa. Ang galing. We are one of the best in the UN. We represent the elderly, sa mga rights ng elderly. But if you look here, you see lang, you try to walk EDSA, challenge mo yung mga senior umakyat dyan sa LRT. Bakit? Diba? We have good laws. So, ano nangyari? Is it in the procurement? Sa construction? That's not in the law. And I'm talking about basic laws. I'm also talking about, that's law. So that's also yung mga, what comes out of Congress. We have a good barangay law. What happens is sometimes, minsan, why do we get in the way? Why do we stop ourselves from implementing it? Why do you want to move the barangay elections? Why do you want to make excuses or exceptions sa mga batas namin mismo? It's the laws there. It's good. So what else is happening? We have better laws than other countries. Mas kompleto. That means we have good legislators. So technically, we actually have a lot of faith in our legislators. So what's happening? Diba? Hindi sa mismo sa batas. But if you want to talk about certain aspects, I just want to rebut certain elements, is that, for example, when we talk about comparing federalism with other countries, alam mo, I study comparative constitutions, and when yung mga writers na PhD, when they talk about what's the new, what's the best, number one, they're advising usually, theoretically, yung mga bagong democracy, the ones who are transitioning. And if you look at the way they talk about federalism, they always say, ito theory lang yan, ha? Kasi ang daming counterfactuals. Ibig sabihin, ang daming factors. Sa indigenous, ang daming factors talaga. So there are two things that come out. One is that when they're making a constitution or when they're making laws, the ones that succeed are the ones that are closest to our personality. The ones that are closest to our habits, the ones that understand our history. For example, we're not protectionist, yung takot sa dayuhan lang, kasi ganun lang may American. But kasi yung mga Pinoy may tendency na we're very friendly to foreigners, and minsan we let them get away with more. We treat them a little better than ourselves, minsan. Diba? So we do have a little protectionist kasi may history naman eh, may basis nan matakot na we will be overrun if we give them too much.
Anyway, there are other ways to allow foreign direct investment. If you look at World Bank reports, and may I just say the World Bank of the 2018, it doesn't recommend to change the constitution. It says, please invite them in and let go of restrictions. It doesn't say anything about the constitution. It says, and if you look at other World Bank reports, because you don't just read one, you read many, right? And it's, they talk about, when they say invite foreign direct investment, they don't talk about just, limits and shares. They talk about why they're not coming in, labor, contracts, interconnection of the internet. It's all of those other things. It's not shares of stock. And as you mentioned, there are ways that legislature itself can change it. Diba? Kaya naman eh. Kaya naman. And I'm telling you, if you're going to change to federal, the Congress has to study it anyway. Gagawin naman nila uli eh. So why not now? Kaya naman eh. If you look at the way the Constitution is written, the way our, that unitary federal, tagal na wala, I mean, we are one of the first. Actually, our Constitution was one of the first to make things different, 1987. Why? Because our constitution has some federal features. We have sharing of natural resources. If you look at our autonomy, it just says they have local autonomy. Who defines autonomy? Congress. They made a local government code giving the powers to LGU. If you want more autonomy, and I want, because I like the idea of federalism na every region has control. In COVID, but you have IATF, and there were so many people, so many municipalities that had their own initiative. Opo, katulad ng Cebu. Yeah, diba? Gigil na gigil si governor. Diba? And then hindi maano kasi, no, you have to follow. Bakit? Diba? The local has knowledge of what they can do. They have knowledge, mas maraming tricycle dito, o gamitin namin, diba? So, like that. But Congress can do it. They can say, no, IATF, let's say, guidelines lang. Why not? The constitution, the executive has supervision, not control, over the local, local governments. If you want to give power to local governments, Congress can give it. I'm just saying that sometimes means Congress has to step back. The executive has to step back. But if you want to give it, you can give it. There's nothing in the constitution that prevents it. You can make regional councils. The regions, the governors can have a council. They can talk about it, like the mayors of Manila, Makati. They can agree. You don't have to elect a leader. The UN's like that. They appoint one in rotation. You can do that. Congress can make one, give it. You can make constitutional courts if you want. I'm just saying that's worth studying. You're going to study it anyway. You can do it. Our constitution has so many flexibilities. It has parliamentary features. It has federalist features. We have autonomous regions. That's what is a transitional constitution. That's kind of a federal feature. We have two. I'm just saying it's there. The reason why sometimes we don't trust a new constitution is because you had all the tools. Why aren't you using that? So it makes us wonder, why do you want to change the constitution for all those things when you can do it now? There's a checklist of features that the Puno Commission, that all the others, that our colleagues have of what we want to change. You can actually do it now. More empowerment for local government, just give it. The anti-dynasty law, I did read, thank you. That's a very interesting study by Pablo Cherubin. I just want to correct a little. He did not say that the 1987 caused political dynasty. He just said term limits did not limit transfer. Ibig sabihin medyo status quo. But also, you have to understand that the 1987 Constitution was supposed to be read with the
in the hopes that Congress would make a political dynasty law. So together, that might have worked. I'm just saying, you know, a lot of other countries do look to us because we have a nice constitution. It's just funny. Because ang daming flexibility. The new countries that have federalism, they call it federalism. There's so many kinds. There are four general types. Two of them are actually parang unitary. There's so many kinds of parliamentary systems. I'm just saying, sometimes it's the name. Name lang ang sinasabi, federal. But like Nepal, parang hindi na federal. South African, technically hindi yan federal. Russia, parang monarchy, pero federal. It's not the name, it's the features that you want. And we have the features here. Our colleagues have really good, and I'm all for local autonomy talaga. I want everything that a federal constitution has, except I don't want to have to change the constitution to do it. And we can, the thing is, you can. Is what I'm saying. The World Bank report, we read it, and I just, you know, my father also worked at the World Bank. That's a funny thing. And I'm just saying, when you read these things, you don't just pick out things. Number one, it doesn't say that exactly. And number two, there are so many things that report, I'm glad I read it, actually, because he had, Attorney Christian Monsod was pointing out to me earlier, I think you'd explain it better, about what you read about that World Bank is that it's talking about competition and productivity. And it does. There's a fact there that's very interesting. It's that between 2016, productivity went up of labor, but no wages. Where did the money go? It went to profit. Where was Congress there? That's not the Constitution. That's implementing labor laws properly. I don't know. It's something to discuss. It's something to think about, right? And when we talk about the golden years in the 90s, no one is attributing that to the Constitution. How come now, when it might be bad, they're blaming the Constitution for that? I'm just saying it's all a lot of revisions. There's so many things wrong. No, I don't want to say that. I want to say there's so many things we can do better. And I agree. I used to be a federalist until the cost of changing that Constitution is like changing the basketball rules in the middle or whatever, mid-season. You're like, wait, baka it's just a strategy. That we're mali. Baka we're not using our tools. The last analogy is this. When you talk about structure changing behavior, my phone, I don't know how often you change it. I don't change it that often, but I've been using it for a long time. And you give someone a new phone, and if you don't learn it, you're not going to use all the features. You will use it exactly the way you did 10 years ago. Text lang, picture lang. You're not going to use scan. You have all the powers given to you, but if you don't know, you don't change your behavior, you're not going to make use of it. There's so much power. So I'm just saying, that's all I have to say at rebuttal. Thank you, Chair. Maraming salamat po, Ma'am Katrina, na number 5 sa bar exam. Gusto ko lamang pong kilalanin ang atin pong Senator Bongo. Idol Senator. Habang inaantay po natin si Senator Bongo, nagtataas po ng kamay si Sir Orion Perez Dumdum. Sir Orion. Okay, walang galang po, Mr. Chairman. I would like to address the notes that were mentioned by the daughter of the esteemed resource person from Dasmariñas Village. So basically, Attorney Monsod, the daughter, thinks that it's all about having the same laws. Sorry, my name is Katrina. About, no? Thank you. My name is Katrina. Okay. Thank you. All right. So Katrina. So Madam Katrina mentioned that it's all about having the laws. And this is actually wrong because we were not talking about laws and rules only.
we're talking about structures and systems. And that includes the manner by which implementation is done, the manner by which implementation is monitored and ensured. This is what systems are all about. It's not just simply the guidelines or the laws or the written rules and regulations. It's also the manner by which the implementation is done and how to ensure that this implementation is done properly. So that there is actually systems that we are talking about, systems and structures. And the mistake was to conflate structures and systems with laws. And I think that is a bit dishonest. Talking about similarities, that we should look only at similarities, you know, actually the truth of the matter is we are actually not too different from many of our neighbors in Southeast Asia, particularly those who are also of Austronesian origin. We are absolutely similar to the Indonesians and the Malaysians, and most especially the Malaysian Malays are the ones who are currently using a federal parliamentary system within this region. And they are, in fact, the second most developed economy, second to Singapore, in this particular region. In terms of GDP per capita, maybe they may not be up there because Brunei is also there, but Brunei is just purely all about oil. But next to Singapore, it is Malaysia. So Malaysia is a model that we should look at, because we have a lot of similarities with the majority of their population, the Bumiputras. All right? As it turns out, our system in the Philippines is actually not entirely American, America-centric. We tried to. We thought of copying the American system, but along the way, we ended up with a Mexican system, a very Latin American system. The system that we have currently very much resembles the Mexican model, because we have what they have also, which is a sexenio, which is the single six-year term. No ability to get reelected, even if this president is so good, it's not possible. So that we have a sexenio. And Senate and the National Assembly members, essentially I'm actually in the office right now, the National Assembly members, they also have very similar term limits as what we have. So they have also the same thing right now, only two terms for senators, 6 years also, and then three-year terms for their congressional representatives. And that is, but it's unlike ours, which is three, they have two. We have a very Mexican system. We are very similar to the Mexicans. You watch Narcos, you will see, para silang mga Pilipino. Ang nagkaiba lang, meron silang cactus, tsaka meron silang mga burro, yung mga donkeys. No? That's the main difference. But we are very similar to them, and we are also very similar in our economic performance, or the similar issues of how our society has turned out because of the same lousy system that we've ended up having. It probably looked good on paper long ago, but actually, as it turns out, the evidence is overwhelming that the system that we have in place does not work very well. Okay, about economic restrictions, ladies and gentlemen, let's please make this very clear. And I would like to address this to the speaker, Mr. Chairman, of course. So, Mr. Chairman, what was talked about was about the economic restrictions, about just simply going with workarounds, band-aids. Well, that's not good enough. We are in competition with other countries in the region. Because what happens is, and I meet so many CEOs or high-level people here in Singapore, because this is where all the Asian headquarters are based. I keep on hearing the same complaint that we are the only country in this area that has numerical anti-FDI, anti-foreign direct investment restrictions in the Constitution. No one else has that. Perhaps in the world, we seem to be the only ones. In fact, in other countries, if we compare, we ended up number three on the OECD foreign investment restrictiveness list.
We are number three compared to, I think it was Palestinian, Libya, and then the Palestinian authorities, if I'm not mistaken. I need to check that out again. There was a time when we were number four because I think there was also another country there. But now it's basically we are number three. And we hear the same complaint over and over and over again about these restrictions being in the Constitution. We hear that from the Joint Chambers of Commerce. We hear that from ordinary businessmen. We hear that even from the late Gokongwe, the late Mr. John Gokongwe Jr., okay? A tycoon of industry who knows what he's talking about when it comes to business. We are doing things wrong. We have been doing them wrong for the longest time. In 1986, when the 1987 Constitution was being formed by the people in that commission, when we were making things worse in terms of our restrictiveness, in terms of our protectionism against foreign direct investors, the people in Vietnam, the Communist Party of Vietnam, Communist Party of Vietnam, supposed to be anti-imperialist, anti-capitalist, anti-business dapat yung mga yan. What happened? In 1986, Vietnam went through the Doi Moi reforms. Innovation is what it means. Innovation or renovation, ang ibig sabihin ng Doi Moi. Baguhin natin, ayusin natin. Bakit? Kasi palpak ang komunismo. And they learned from what Deng Xiaoping did in 1979 after his visit to Singapore, when he saw that the openness to foreign investors that he saw, we're talking about Deng Xiaoping of China, what he did was, when he saw what happened in Singapore, ginaya niya. He decided to open up several special economic zones, particularly Shenzhen. He made them open to foreign direct investors, and this became his pilot. Parang kumbaga, this is the test bed. And it worked. Yumaman ang mga special economic zones. And Deng Xiaoping then said, he changed the slogan of Communist China from each according to ability to each according to his need. He changed their slogan to Zhifu Guangrong. Zhifu Guangrong means to become rich is glorious. Imagine a communist saying that. A communist who went through the long march along with Mao Zedong. He said, Zhifu Guangrong, to become rich, magpayaman kayo. Maluwalhati ang maging mayaman. That's what he said. At ginaya ng mga Vietnamese yan. The Vietnamese in 1986 went through the Doi Moi reforms, which made them pro-business and open to foreign direct investors. Unti-unti silang naging bukas. Anong nangyari? They became very much in the lead when it came to bringing in foreign direct investors. Anong nangyari? Late 2020, naungusan tayo, naunahan tayo in terms of GDP per capita. Natalo tayo. Everyone used to be looking up to us. But look, natalo na tayo ng Vietnam. The late Lee Kuan Yew talked about this, na mauunahan tayo ng Vietnam kung hindi natin inayos ang sistema natin. Matagal na niyang napag-usapan yan. Ang konstitusyon natin, kailangan baguhin. Matagal na nang nasabi ni Lee Kuan Yew yan. Pero ang nakakalimutan ng mga tao, ay yan ang napag-usapan niya dun sa kanyang 1992 speech. Lagi na lang natin sinasabi ay yung dahil daw democracy daw is not important, mas important daw yung discipline. Yun lang ang naaalala ng maraming Pilipino. Hindi alam ng mga Pilipino na pinag-usapan ni Lee Kuan Yew ang sistema natin na kailangan natin baguhin. Dahil mali po at minadali ang pagsulat ng 1987 Constitution, which at the same time in 1986 was naging mas malala ang pagiging protectionist natin. Sir Orion, okay, pasagutin muna po natin yung... Meron pong isa pa. Sir, may isa po ako. Local government code. Okay, pakibilisan lang, Sir Orion. Lang 5 minutes okay. Lang po. Okay, pasensya na po. Okay. Local government code. Let us all remember, ladies and gentlemen, I am addressing this to Mr. Speaker. The local government code, as we all know, was written by the very person who wanted federalism to happen. And I was able to meet with him before he passed on. I met him in, I think that was in May of 2019, at the Heritage Hotel. There was a federalism summit. I was there, I met with him, and I spoke with him, and I asked him, point blank, sir, ano po ba ang tingin ninyo sa yung LGC po ba ninyo? Ang inyong LGC, sir,
kanang kuan ba na siya? Prelude ba na siya sa federalism? Mas importante ba nga mag-federalism yun ta? Cebuano just like Bisaya just like me. And he said, that is really the whole point. The LGC is only a prelude towards federalism. We truly need federalism. Because the 1987 Constitution only provides true autonomous behavior of regions to two and only two regions, Cordillera and Muslim Mindanao. The rest, you don't have the ability to set up the same kinds of things that these other regions are entitled to. That's the problem. We supposedly have quasi federalism features, but it was only given to two regions, and the rest, sorry na lang kayo. That's my time. Maraming salamat po, Mr. Sir Orion, mamaya po mag-present din po kayo, ha. Huwag po kayong aalis. Pasagutin lang po natin yung ating mga bisita. Ma'am? Opo. Sir? I just wanted to say that in the World Bank report, I think Attorney Katrina already mentioned from 2010 to 2016, the wages of labor, real wages of labor, did not change, even if labor productivity increased by 57, even if the labor productivity increased by 57% in those years, labor wages remained the same. Why is that? Opo. Is that the problem of the Constitution? Meron lang po akong tanong. Di ba po ang pinupunto po ng ating alamat ay ang nagkukulang ay ang gumagawa ng batas. Yung saligang batas ay walang problema. Yung mga gumagawa ng batas, katulad po ng sinabi po ninyo, tumaas ang labor, ha, productivity. Ibig sabihin, dapat tumaas din ang sweldo. Hindi po tumaas. Kanino po dapat na responsibilidad yan? Dahil meron po mga mambabatas na sinasabi nila na hindi pwedeng magtaas ng sweldo dahil tatamaan ang mga negosyante. Ano po ang opinion po ninyo doon? Kanino po ba dapat yan bumabagsak? Well, ang tanong ko po are the legislators more in favor of big business rather than labor? Opo, sinasabi niyo po ngayon na dapat kasabay na tumaas yun. Kailangan, they must have a share of the increase in their productivity. Opo. Why not? And then they're talking about ENDO. You remember? Opo, opo, opo. Duterte said he would solve it. Has he solved it? What is Congress doing about that? Yung contractual po, yung ibig niyo pong sabihin. Contractualization. Yung meron pong issue dyan eh. Yaan po sa ENDO, yaan po ay pangarap ng lahat na matanggal yan. Ngunit, napag-alaman po na ang number one pala na merong mga contractual ay ang gobyerno. Exactly. Yan po ang katotohanan. Opo, yan po ang walang kasinungalingan na paghahayag. Pero doon po sa napakaganda po nung pinunto po ninyo, no? Noong 19, ano po ito? Yung tungkol sa World Bank na tumaas po ang labor productivity. That's the World Bank report na that was cited na that it applied to the constitutional provisions on six provisions. It is at the end of that report. It's a very interesting dimension of the World Bank report on how we can increase the rate of growth and so on, where everybody gets a fair share. Opo. Unless we do that, we will not be able to grow as fast as we can. Sinasabi niyo po na dyan sa ating konstitusyon,
sa 1987, walang nagbabawal na itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Wala po. Yan po ay ipinapasinungalingan po ninyo yung sinasabi ng mga ilang mambabatas na sinasabi nila na hindi yan bumabagsak sa Kongreso o sa Senado. Ang pagtaas, ang ginagawang batas, ang pagtaas ng sweldo ng manggagawa. Opo. If you read the section on labor. Sige po, mas maganda po. Mas maganda po marinig po. English po ba yan? Opo. Tatagalogin po natin. Sige po, Englishin niyo po. I will tagalize. Aba. The state shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. It shall guarantee the rights of all workers to self-organization. Business has killed labor. Do we have labor unions now? No. Malungkot po yan dahil kami po ay pinalaki ng tatay ko sa labor union. Tama po. Opo. Pero are there strong labor unions now? Sa ngayon po, sandali lang po . Kikilalanin lang po natin si Senator Coco Pimentel. Senator? Salamat po, Mr. Chairman. Meron lang akong opinion sa current na topic. For example, binigyan na example na merong isang period of time na tumaas ang labor productivity, na hindi tumaas ang wages kasi hindi nag-react ang national legislature. Isa lang kasi, we have one Congress which labor was looking to react, no, by increasing a national floor minimum wage, mga ganon, ano, or yung ating regionalized wage boards, mga unelected members naman yan, hindi rin nag-react sa panawagan sa kanilang mga lugar, which could have been solved by structural change called federalism. Because magkakaroon tayo ng mga regional governments, that's the main idea, for local autonomy, we will have a regional or a state government with its own legislature. Ngayon, part ng subject matter under the jurisdiction of the regional or state governments is labor standards, labor relations. So, kung meron siyang regional legislature na elected na mga tao who might react to clamor from the ground. Ganun yun eh. So, actually, the structural change can help. And in that particular situation, it could have helped. Tapos kung merong isang region or state na tinaasan niya ang minimum wage ng kanyang mga workers sa lugar niya, nakatingin ngayon yung ibang mga region or state sa ginawa ng isang state na yon. And then, there might be a clamor now sa lugar niya to also do the same thing. So, mas madali kasi to lobby or to clamor for changes with your regional or state legislature than with the national legislature. Kasi, kunyari, mga taga Bicol, how could they lobby personally with the national legislature based in Metro Manila? Napakahirap physically, napakamahal. But with the regional or state legislature based in either Legazpi City or Naga City, mas madali doon ang clamor nila na we need a wage hike in our region kasi tumaas naman ang productivity na namin, na ang kita puro pumupunta lang sa business. So, yun po yun. That structure could have helped. Yun lang po yung gusto kong sabihin. No? So, yung blame game na the National Congress did not act, may pwedeng guilty si National Congress, but structural change pinag-uusapan natin dito, it could have helped kung meron silang mas malalapitan, closer to them, nearer to them. So that's one application of one
possible positive feature of federalism as applied to a fact na nagtaas po yung labor productivity sa Republika ng Pilipinas. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Senator. Meron po kayong... Well, actually, there are different minimum wage all over the country depending on the contents and context of what is happening in those areas. Ang problema ho is that when we talk about macroeconomics, that's the problem, and the question is how to solve it. Maybe Senator Pimentel is saying that with the federalism, it's faster and more correct. I'm not sure that logically ends. Let me just read that paragraph: that the state shall regulate the relations between workers and employers, recognizing the right of labor to its just share in the fruits of production and the right of enterprises to reasonable returns on their investments and expansion and growth. Reasonable returns. When they give to themselves the profits that arise from the productivity of labor, that is not a reasonable return. Maraming salamat po. Mr. Chairman, nakikita po, Senator Pimentel. Okay. Yung mga magagandang features like yung mga declaration of policies na yon, mare-retain din naman yun eh, even if we amend the constitution, except that that responsibility will now primarily the responsibility to pursue those state policies will now be primarily with the regional or state government. Kasi yung labor relations, labor standards, dapat i-devolve yan, ipasa talaga yan sa regional or state governments. Mas alam nila yung condition nila sa ground eh. Tama po yun, ngayon we have regional wage boards, pero gaya nga nung sinabi ko, the composition po niyan ay unelected eh. So hindi po mga hinalal ng taong bayan yan. So pagdating sa mga ganyan, hindi po they can afford not to be sensitive to the clamor of the people in the ground. Unlike elected members of a regional or state legislature. So that's my point. Magkakaroon tayo ng ganon only if we amend the constitution and pursue the idea of federalism. And then one last point na lang, ang definition ko ng federalism is that the local autonomy given to regional or state governments, even up to the municipalities and cities, is protected by the Constitution. Yun po yung definition namin ng federalism. Pagka by law lang, pinalakas mo lang by law, kasi ang law pwedeng i-amend sa future, that is not federalism. The relationship between national or central and the regional and state must be protected in the Constitution for it to be called a federal system of government. So yan po yung isang basic belief po sa akin. So if it's not protected in the constitution, para sa akin, we have not achieved that federal system of government. So thank you once again, Mr. Chairman. Pagbigyan ko muna yung ibang resource persons para mawalang galang po. Makinig tayo, opo. Aba, maraming salamat po. Mawalang galang po. Meron po kayong gusto pong idagdag? Opo, sir, Ryan, 2 minutes po, 2 minutes. Sige po. I-serve po nyo mamaya sa presentation nyo para makaumpisa na rin po si Sir Ding Generoso, sapagkat nakita ko umiikot-ikot na yung upuan niya. Gustong-gusto na nang magsalita. Sir, okay, 2 minutes po, bilisan ko po. Sir po, okay. Mr. Chairman, I would like to mention now one of the main issues I see is everyone is very much looking only at minimum wage legislation as the means to increase wages, when in fact the best way to do this is through the market, because just like the wife of the esteemed resource person from Las Marinas Village is an economist, the law of supply and demand states that if you have more job seekers than there are jobs available, mababa talaga ang magiging mga trabaho, ang mga sweldo. Pero kung binaliktad po natin, pinarami po natin ang mga trabaho, dumami ang mga trabaho at ang mga trabaho ngayon ang nag-aagawan sa mga naghahanap ng trabaho,
mas marami sana ang mga trabaho kaysa sa mga naghahanap ng trabaho, taas talaga ang mga sweldo. Yun po talaga ang ginagawa ng ibang bansa, katulad ng Singapore, ng Hong Kong, at saka ng Denmark. Maraming mga bansa na walang minimum wage. In fact, for the longest time, ang Singapore at ang Hong Kong, walang minimum wage. Ang Denmark, hanggang ngayon, wala pong minimum wage. Ang ginagawa po ay market-based. Dinadaan sa dami ng trabaho, kaya mataas ang mga sweldo. Kapag marami ang mga trabaho, mas mataas ang sweldo. Ang equilibrium point, mas mataas. Ang nangyayari sa Pilipinas, sobrang baba kasi ng number of jobs available. Kaya kung nagkaroon ng isang opening, may mga 500 na nag-a-apply para sa isang posisyon na yan. Ang gagawin ng naghahanap ng aplikante, sasabihin, must be good looking, must have college degree, must have 2 years experience para doon sa isang janitor job lang. Dahil kung hindi nila linagyan ng ganyan, 500 o siguro 1,000 ng mga aplikante sa isang trabaho. Yun po ang problema ng Pilipinas. Sobrang daming taong walang trabaho, sobrang daming naghahanap ng trabaho, kaunti lang ang trabaho. Pero kung dinamin at tinanggal natin ang mga foreign direct investment restrictions sa constitution para maging patas tayo sa rest of the region na magagaling kumuha ng mga umakit na mga investor sa Pilipinas, sana po makaakit tayo ng mas maraming mga trabaho sa Pilipinas para dumami ang mga trabaho at mas tumaas ang mga sweldo dahil sa law of supply and demand. Yun po sana ang mangyayari. Problema natin, wala tayong ganyan kasi hindi natin nababago ang ating konstitusyon. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Orion. Meron po kayong gustong idagdag? Seems that all the problems of the country is because of the constitution. Can we talk about the legislation? Take a look at the implementation. Can take a look at the dynastic families that rule legislation? Let us take a look at those and say whether it is really just the constitution that's the fault that caused all the problems in this country. Okay po, maraming salamat po. Pwede na po nating parang nagdadasal na po kayo. Gusto nyo lang magsalita kayo. Atin pong pakinggan na si Mr. Ding Inoroso, Concom spokesperson and senior technical assistant to the chairman. Pakinggan po natin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo ng itong committee. Bago po ako magpatuloy, ay nais ko muna bumati sa ating lahat. Sa Lunes po ay araw ng mga bayani. At nitong August 23 na po yata yung araw ng Pugadlawin. Unang sigaw ng Pugadlawin. At kaya maganda po at ang timing ng inyong pagdinig. Hihirit lang ako ng konti doon. Dahil ito po namang ating ginagawa ay una ay pagpapatuloy po. Noong naunsyaming himagsikan at mga adhikain ng ating mga bayani. Lalong-lalo na po si Gat Jose Rizal na nagsabi na darating ang panahon na ang Pilipinas ay isang magiging federal country at maging si Mabini po sa kanyang mga pakikipagtalastasan sa mga bayani natin sa Visayas noong siya'y tinanong ng mga katipunero sa Visayas, ano po bang gobyerno ang itatayo natin? Ang sabi po ni Mabini ay tutungo tayo sa sistemang federal. Nakasulat po yan, tatak po yan sa kasaysayan. So tayo po ay pinagpapatuloy lang natin itong adhikain ng ating mga bayani. So magandang araw po ng mga bayani sa ating lahat. Pero nais ko po sana kung inyong mamarapatin po, Ginoong Chairman, bibigyan ko po muna ng ilang minuto ang aking kasamang si Attorney Serapio para po maihayag yung saloobin ng iba't ibang grupo na kasama natin dito sa pagsusulong ng pagbabago ng sistema. Lalo na po yung aming isang samahan, yung pong bagong sistema, bagong pag-asa, na ang lead convener po ay si former Chief Justice Renato Puno. So bibigyan ko lamang po ng ilang sandali si Attorney Serapio. Sige po, Attorney Carlos Serapio. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo ng komiting ito, sa pagkakataon na inyong binibigay para po maibahagi ko rin ang pananaw ko doon sa tatlong tanong na inyong
binanggit kahapon na siyang gumabay sa atin sa ating talakayan. Una po ay yung napagandang tanong, eh bakit nga ba natin babaguhin ang konstitusyon kung hindi naman pala ito ang pinagmumulan ng mga problema o soliranin ng ating bansa o ating mga kababayan. Ang tanong pong iyan ay kinapapalooban ng iba't ibang aspeto po. At sa pahintulot po ninyo, hayaan yung sabihin ko, iyan po'y tanong ng isang pilosopo. Meaning, it's a philosophical question. At sa philosophy po, ang ginagawa ay inuugat natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit natin inuusisa, binuburirit itong konstitusyon o saligang batas nito na haligi ng ating pamamahay ng ating mga kababayan dito sa bansang ito. At kapag iyan po ay atin tiningnan, yung ating mga pinag-uusapan tungkol sa tao ba o sistema, pareho. Iyan po isang tanong sa pilosopiya dahil dapat pong ugatin yan. No po. At pagka inuugat po natin yan, kung tao, sistema, struktura ba, o yung mga estratehiya, ay papasok po tayo doon sa kalikasan mismo ng tao, ng lipunan, kalikasan ng batas, at kalikasan ng kapangyarihan. Diyan po, pagka naunawaan natin yung kalikasan ng tinatawag nating batas at kapangyarihan, maunawaan natin din kung ito nga ba ay usapin lamang ng estratiya, usapin ng struktura, usapin ba ng sistema. Ang lahat po ng teorya sa politika, mula pa nung panahon ng mga Grego, ng mga pilosopong katulad ni Aristotle, ng Socrates at lahat, sila yung mga nagbalangkas. Ano nga ba sistema dapat sa tao? Demokrasya ba? Aristokrasya ba? At lahat doon po sila nagsimula ng kanilang talakayan. At iyan po ay may kaugnayan sa kalikasan ng tao. Kapag ka ang tao ay tiningnan mo na mayroon siyang kakayahan ng kabutihan at mayroon din siyang kakayahan ng kasamaan, ay nagkakaroon siya ng pananaw, ito ang dapat nating maging struktura, ito ang dapat nating maging sistema. At doon nagmula yung pananaw tungkol sa demokrasya. Kaya po, napakahalaga na tingnan yan. Ganon din naman ang kalikasan ng kapangyarihan. Ang kalikasan po ng kapangyarihan, madalas naririnig natin yan sa napakaraming mga tao, kay mga matataas o hindi, nakakaunawa, hindi. Na kapag sobra ang kapangyarihan, it corrupts. No? Kung sobra-sobra, lalong nakakakorrupt. Absolute power corrupts absolutely. Iyon ang laging sinasabi. Kaya pag tinignan po natin ang sistema at struktura na nakasentralisa ang kapangyarihan lamang, malamang sa hindi, iyon ang kapupuntahan yan. Gagamitin ng kapangyarihan para sa pang-aabuso. Ang mga incheck, madalas nilang sabihin, sa panahon na mahaba na ang kapangyarihan ay nasa isang hawak lamang, sinasabi nila, a kingdom long united must be divided, and a kingdom long divided must be united. Ang tanong, sa panahon natin na sa ngayon, nandun ba tayo sa yugto na sobra na ang kapangyarihan na nasa luklukan lamang ng iilan na kinakailangan mong biyakin yan at paghiwa-hiwalayin? Kaya papasok po tayo doon sa pangalawang kinapapalooban ng tanong nyo, bakit kailangan baguhin? Nasa ang yugto po ba ang kasaysayan natin bilang isang bansa at bilang mga mamamayan? Napakaganda po na sinimula ng ating tagapangulo ang kasaysayan ng pagbabalangkas, pagpapayabong ng ating saligang batas. Mapapansin po natin na bawat pagbabago sa saligang batas ay mayroong tinatawag na triggering event. Ang revolusyon ng 1896 ang triggering event kung bakit nagkaroon ng Malolos Congress, at ang Malolos Congress ay bumalangkas ng Malolos Constitution. Ang triggering event naman para magkaroon ng Jones Law. Ay iyon naman pong paghawak ng mga Amerikano sa atin at yung patuloy na pagnais ng ating mga bayani at ng ating mga kababayan na ituloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan. So punta sila ng punta sa Amerika, panay ang kanilang pagpropaganda roon. Kaya lamang napasama rin doon yung laban ng mga politiko. Nag-aagawan sila sa kredito. Kaya merong hair house cutting law, merong tidings McDuffie law.
Pero iisa ang papupuntahan nila. Ang gusto nilang pupuntahan, kredito lamang sa politika ang pinag-usapan, pero ang pupuntahan po nila ay kalayaan tunay kahit man lamang sa ating politika. At iyon ang nakuha nila sa Amerika. So yung kasaysayan po iyan, mahalaga. Yung naman pong bago tayo dumating sa 1935 do sa Commonwealth, yun ang mga pinagsama-sama na mga lobbying na ginawa po. Yun naman sa Hapon, ano po ang naging triggering event doon? Eh yung gera po, yung pananakop ng mga Hapon sa atin. Paano naman tayo nakarating sa 1935? Dahil binalangkas na yun sa batas nga po, dito sa inyong nabanggit na yan, na naipangako na yan ng mga Amerikano. Dahil doon sa gera, ang Amerikano at mga Pilipino ay kapwa nagsama at nagtulungan para patalsikin ng mga Hapon, mas naging madali na ibigay sa atin ng Amerika yung ating sinasabing kalayaan ayon sa batas na yon. Ano naman po ang triggering event, halimbawa, nitong ating 1973? Ito po yung sa mga kabataan noong panahon na yon, kasama tayo kami ron, kayo hindi pa ho siguro, pero kami, si Attorney Monsod, tiyak ko kasama na noon, this was the Parliament of the Streets. Social justice, sumisigaw ang mga kabataan noon at noon na kinakailangan natin baguhin ang kaayusan ng katarungan dito. Ang dami, nandun yun sa tungkol sa Dumaguete, nandun yung mga sakadas. Ito ang mga issue noon tungkol sa mga labor. Sumabog po ito sa kalsada, nagkaroon ng tinatawag na first quarter storm. Kaya tumawag na 1971 Constitutional Convention. Kasi ang pinagtatalunan ng panahon na yon, ano ba ang gagawin natin pagbabago? Mapayapa yung revolusyon? Kasi yung mga komunista, yung mga NPA, yung sinasabi, eh, hindi natin mababago to kung hindi tayo magre-revolusyon. No po. So humanap ng gitna. Pero ang gumamit ng gitna, tinatawag naman nila, pinagsama yung revolusyon at saka yung mapayapang pagbabago, the revolution from the center, ang ginawang daylan, ay tumawag nga po noong 1971 Constitutional Convention, pero ang naging resulta po noon, dahil kung may Freedom Constitution sa 86 bago mag-87, yung 1971 draft po, hindi naman yun yung napagtibay na 1973. Walang amendment number 6 doon. Po. Kaya doon po doon, yung mga pangyayaring iyon sa kasaysayan ang nagdulot sa 73 Constitution. Bakit naman nagkaroon niya nung 87? Gaya na nabanggit nyo na po, eh dahil doon sa people power. Tanong, sa panahon ngayon, ano yung triggering event? Marami nabanggit dito, pagbabago sa teknolohiya. Nasa technological revolution tayo sa ngayon. Ibang-iba na ang mukha ng mundo. Meron ang tinatawag na global reset at lahat pa. Paano tayo tutugon? Kaya po, iyang usapin na bakit babaguhin ang konstitusyon ay isang historical question din lamang po. Pangatlo, ito ay isang morality question. Ano ba ang tama, anong mali? Naparami pong magaganda sa 1987 Constitution. Pero tingin ko po, hindi rin tatanggi ang aking pong kumpanyero, na si Attorney Monsod, na karamihan ng features ng 1987 Constitution ay aspirational. Ideals po. Hindi yon, yon ang goals, yon ang gusto nating puntahan. Pero yung proseso at mga means, hindi po na roon. And the process and the means will always be dependent on the dynamics of power. Pagka binanggit natin yung dynastic at binanggit natin yung control ng ilan lamang pamilya, kapangyarihan po ang pinag-uusapan dyan. Kaya kapag naunawaan natin kung paano tunggalian ng kapangyarihan at panggamit ng kapangyarihan, malalaman natin ang proseso at ano ang mga kasangkapang kinakailangan para yung magagandang layunin ng 87 Constitution ay mangyari. Doon nakatuon yung ating hangarin sa ngayon na baguhin yung struktura ng kapangyarihan para sa proseso at sa kasangkapan ay magkaroon ng kaganapan yung mga hangarin na at mga ideas na nasa hindi lamang po sa 87, kundi pagka tinignan nyo po yung Malolos Constitution, lahat ng mga hangaring magaganda na handun na sa Malolos Constitution, bago itong halalang ito, merong isang naging kilusan na ang gusto nilang gawin, i-adapt na lang natin yung 1899 Malolos Constitution
Dahil sabi nila, hindi naman yan na-repeal eh. No? Kaya mayroon pa naging ganong kilusa ng ating mga kababayan. So yun po ibig ko sabihin, morality, ano ang tama at ano ang dapat gawin sa panahon sa ngayon. Dahil lang po, yung quality type naman, no? Ito'y usapin ng taong bayan. Ang kapangyari, ang kaibahan po kasi ng pagbabago ng konstitusyon at dito matuwid kami, hindi po si binibigay sa likha lamang ng konstitusyon. Ang kongreso ay likha lamang ng isang saligang batas. Kaya kung ang kongreso rin na nilikha ng konstitusyon ang magbabago doon sa saligang batas noon, mas magiging makitid po ang magiging pananaw nila. Kaya ito talaga dapat, ang gaganap dito ay yung pinakamataas na pinagmumulan ng kapangyarihan, lalo na kapangyarihan ng pampolitika, taong bayan. At yung taong bayan din po na gustong maorganisa ni Attorney Monsod mula pa sa barangay pataas, ito pong pag-usapin ng pagbabago ng konstitusyon na ibabigay mo sa taong bayan ay paraan po ito para magkaroon ng kaliwanagan ang lahat mula sa barangay, sa munisipyo at lahat para maunawaan nila tayo pala ang tao ang may hawak ng kapangyarihan at tayo ang may kahawak din ng ating kapalaran. Tayo rin lang pala magtataas ng ating sweldo. Tayo rin pala magiging mga productive. So, sa punto po na economy, iyon niya po, lagi ko natututuan sa dating Secretary of Finance at saka ng budget ni Presidente Ramos na ang yumaong si Salvador Enrique. Sabi niya, pagkasinimplihan mo ang pag-unawa sa ekonomiya, mas madali mong maintindihan kung ano gagawin natin. Economy, sabi niya, economics is nothing more but production, distribution, and consumption. Nasaan po ba tayo sa ngayon? Pagka problema ang ating pinag-usapan, bakit tayo kulang sa bigas? Bakit tayo kulang sa asukal? Bakit tayo nasa usapin po tayo ng produksyon? Kasi yung consumption, wala nga makonsumo yung ating mga kababayan. Muli, tanong ni Attorney Monsod, makakatulong ba ang pagbabago ng konstitusyon? Gaya na sinabi po ni Ding, hindi nangangahulugan na pag binago natin ang konstitusyon, iyon na ang panaseya, iyon na ang sagot sa lahat. Pero gaya ng sinabi ni Senador Pimentel, lilikha ito ng kalagayan para nang sa gayon mapag-ugnay-ugnay natin ang pangangailangan ng bansa natin sa ngayon po. Kaya po doon sa pangalawa at pangatlo niyo pong tanong, ano ang modality? Maliwanag, ang modality, yung ang taong bayan mismo ang siyang may kapangyarihan na magpasya. Pero para sila makapagpasya, gagabayan sila po. Doon papasok ang estratehiya, doon papasok ang mga magagandang kaisipan at saka mga mungkahi galing sa mga taong may tunay na pagmamahal sa bayan na lagi pong sinasabi ng ating tagapangulo ng committee na ito. Ganun po ang mangyayari dyan. Dapat po sa hierarchy of power, it will have to be God, people, the Constitution, and only yung mga implementing laws, yan lamang po yung mga legislation hanggang bumaba po ng bumaba. Kaya sa ngayon, yung kapangyarihan ng bayan, kapangyarihan ng mga mamamayan, iyon ang dapat maghari po sa kasalukuyan. At magbibigay ito ng pagkakataon para mabuo natin yung kapangyarihan gusto nila, Attorney Monsod, mula po sa barangay, pataas. Habang yun naman mga nasa taas, katulad po ninyo, bilang senador na nangungulo dito sa napakahalagang committee na ito, ay magsasalubong po iyan. Kaya po, constitutional convention ang aming nilalayon at paliliwanag po ng ating kaibigang si Ding po yan. Maraming salamat po muli sa inyong binigay na pagkakataon, Ginoong Taga-Pangulo at Hari Nawa, kahit papaano ay nabigyan namin ng framework, pananaw, yung aming nais na ibahagi rito sa inyo pong committee, sa ating mga kasamang at sa ating mga kababayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa napakalinaw na pagpapaliwanag. Nais ko lamang po hingin kung meron pong sasabihin ng ating alamat. Thank you. Salamat po. Sumasangayon po ako doon na umpisahin natin sa ilalim. Pero ang proposal ng puno committee is to pass
the change the structure, although former Chief Justice Punot calls it evolving evolutionary federalism. Why are we going to pass a new constitution before we have tried passing the laws, implementing fully what's in the laws, and see if it works over time? And then, in the meantime, empower the barangays. Sabi nga ni Senator Pimentel sa comment niya dun sa ano pinigay niya sa akin, sabi niya, yung hindi pwede nga tama siya na yung People's Initiative. Kasi sabi niya, ano, bibigay natin sa kanila yung 82-page constitution and ask for their comments. Ano, paano natin tuturuan sila to go the right way? First, we empower them from below, and then correct the legislations or pass the legislation like anti-dynasty, like changing the party-less system, and see which works. See if it will work. Honoring or passing the laws on Section 5, 6, and 7 of the Local Government Code. Isa sa mga provision na yan, na-solve na yan ng Mandanas decision. Hindi po ba? So, kung evolving ang pinag-uusapan namin, sarayon ako doon. Let's empower the people. In the meantime, gawin na natin yung mga laws, correcting the laws, passing the correct laws, and so on. So we will know where we're going, what works and what doesn't work, and then we change the structure. But don't start with the structure and then go down. If you like with the structure, constitutional convention, may I ask, tatanong ko po lang sa chairman, sino ang nandun sa constitutional convention? Ang the way na pagkaalam ko is it will be voted by district. Sino mananalo doon sa district? No, hindi ba the same people? The by district families ang mananalo doon? Mananalo ba yung poor? Hindi po. Who will be the majority doon sa constitutional convention na yon? So anong lalabas doon sa convention na yon? Hindi ba may mga self-interest? Nandun pa rin. So let's do it the other way. Empower first and show the Congress to say, let's do it evolutionary, step by step. Never mind if it takes years, 3 years, 6 years. And then see if you really need a change in the structure. Pwede po ba? Sige po. Professor Eric D. Torres. Maraming salamat po, Ginoong Chair. Papasalamat po sa oportunidad na maibahagi ang ating saloobin. Siguro po, pagsusog sa sinabi po ni Attorney Serapio po, ano, dalawang bagay at konteksto yung maaari nating tignan dito. Isa po yung dun sa national, yung sa itaas, at isa yung dun sa lokal. Pinag-uusapan natin yung sistema at saka istruktura. Human nature yung pinag-uusapan natin in terms of paano natin titignan yung kapangyarihan. As it is, hindi po natin sinasabi dito na we don't na sisihin ang 1987 Constitution o ilahad ng 1987 Constitution ang may pinakamaraking problema. Hindi po yon. Napakaganda actually ng 1987 Constitution. Ang daming mga provision dito na katulad po ng sinabi ni Attorney Serapio. Ideals, yung nais natin, yung hangarin natin. At maganda po yung people empowerment. Binigyan ng pagkakataon yung tao dito. Pero kung titignan din po natin yung konteksto ng kung paano gumagalaw, paano nagbe-behave yung ating mga political actors. At yung behavior ng political actors po natin, makikita natin doon sa sistema at saka sa istruktura. Example po, di ba? Paano natin i-decongest ngayon yung katanungan ng kapangyarihan? Una po, inadapt natin yung system. Pag-usapan po muna natin, very basic yung system natin, which is a presidential system. Ito, hindi naman natin to ginusto.
sinubo sa atin ito ng mga Amerikano. Ano yung kinalabasan? Ang daming kabalintunaan. Sa Amerika, kung titignan natin yung sistemang presidential, ang presidente at ang vice president elected in tandem, may district representative sila. Every state, regardless of population-wise or geographically big, there are two senators elected by states. Hindi directly voted, popular vote, may electoral college sila na tinitignan. Dito sa Pilipinas, ang malaking kabalintunaan ng presidential dito ay una sa lahat, hindi tandem voting katulad ng napag-usapan po natin kahapon. Pangalawa pa po, hindi po represented ang ating mga senators by region. At ikatlo, nakabalintunaan, yun po, binoboto natin directly yung atin pong mga mambabata, yung atin pong mga opisyal sa pinakamaliit na tao po o eligible to vote po basically. So, kung yun po yung isang aspeto na titignan natin, yung pangkalahatan muna na sa sistema, ika nga po. Now, ang tanong, ito ba yung sistemang ito ang nararapat para din po sa atin? Nagsasuggest ng sistemang parliamentary na dapat po ihahalal. Baka din pwedeng tignan natin ng semi-presidential model or semi-parliamentary. Kung evolving ng pinag-uusapan natin, tama po yung sinabi ni Attorney Monsod, Mr. Chair, na gradual po, nandyan na po ang desisyon ng Mandanas. Maaari pong ito yung prelude na tinitignan natin. Pero ang pinakamalaki pong katanungan dito is, how do we shape behavior? Babalikan ko lang din po kanina yung rules of the game na tinatawag. Ginamit po na symbolism kanina yung basketball po. Ano? Yung sa basketball po halimbawa, kung physical ang laro, andun yung game, pero hinahayaan ng referee na magkasikuhan, ano po yung nangyayari pag hindi tinatawagan ng foul? Hindi po ba mas magiging physical kasi hindi tinatawagan eh? That's behavior. Pero pag yung referee, tumatawag ng foul, konting siko o konting bangga lang, ano yung behavior ngayon ng nagbabantay? Hindi po ba? Mas malinis siyang magbantay dun sa kanyang may hawak ng bola. So ganun din po eh. What we are trying to alter and change is the behavior of the individuals, the behavior of political actors. And right now as it is, so kung titignan po natin, naka-adapt, naka-adjust, nakakuha ng work around yung ating mga political actors dahil na-perfect na nila eh. Naka-adapt na sila dun sa sistema. So ano ngayon yung gagawin natin? Gagawa ka ngayon ng panibagong struktura o panibagong sistema na kung saan sa isang environment o sa isang environment na makaka-extract ka ng panibagong behavior. Kasi as it is, nakakuha na ng nakakuha na ng adaptation sila. Ah, ito na pala yung system, pwedeng ganito, sa party list, ganito. Maraming na-master na ng ating mga political actors. Yun lamang po, Ginong Chair, maraming salamat. Ang pagkakaintindi ko, ang sinasabi po ng ating alamat ay parehas din sa sinasabi po natin, ano, na ang nakikitang problema ni Attorney Christian Monsod ay ang political actors. Pareho po ng sinasabi ninyo. Ang inyo lamang minumungkahi na hindi na kayang kontrolin ng 1987 Constitution itong mga political actors. Yun po ba? Opo, yun po ba ang inyong sinasabi? Opo, Mr. Chair. Kasi opo. Po, naka-adapt na po eh. Yung nagamit na po yung kumbaga po yung environment na ginagawa. Na po kayo mahiya, nakorap na. Hindi naman po natin pwedeng sabihin. Anong ibig niyong sabihin? Hindi po natin naman pwedeng sabihin na nakorap. Nasa condition po na ganun din po, nasa condition po na naka-adjust. Hindi na naniniwala na kaya pang ayusin kasi sinasabi ng ating attorney na kayang ayusin eh kung titinulang yung mga political actor. Hindi ano teka po, muna linawin lang natin sa akala ng mga nanonood ako yung actor ha. Hindi po kagalang-galang na ano chair. Ang sinasabi po natin dito na mga political actors as it is the politicians. Nagbibiro lang ako para masyadong umiinit eh. Umiinit. So, palamagin natin. Sinasabi po natin dito, wala na po eh. Hindi ka naniniwala
Hindi na po kasi... Hindi ka naniniwalang kaya pang... Kasi ang sinasabi, malinaw kasi din yung sinasabi ni attorney eh. Walang problema sa kanya yung konstitusyon. Ang problema, yung mga politician. At yun din naman ang sinasabi mo. Itong mga politician, parang na-perfect na nila kung paano nila lalaruin yung konstitusyon. Kaya gusto mo, baguhin. Opo. Baguhin natin, bigyan natin ng bago na hindi nila alam. Opo. Parang ganun ba? Wala po tayong, wala ang sinasabi po natin, pareho po na ang talagang problema ang may hamon sa ating mga politiko, mga politicians. So dahil naka-adjust na sila, baguhin mo ngayon. O, ano po ninyo, attorney? Well, let us test the legislators. Why don't we look at, are they going to postpone the barangay elections in December? And bring it up to 2023, where the barangay captains will have served 7 years, which is against the concept and spirit. And then, why don't they enact a law, anti-dynasty law, in the barangay elections, like in the kabataang barangay? Let us test them, whether there are ways for them to change. Di ba? Kung, if they're going to... postpone the barangay elections, nandiyan pa rin yung anti-dynasty. Ano ang palagay niyo mangyayari sa barangay elections? Mga hawak nila. Kasi they owe their 7 years to the administration. Are we willing to change things? And we want to find out from legislators. May I just say a story here? There is a world cellist called Yo-Yo Ma in the United States, who is world renowned for being a good cellist. And he was rehearsing, yung nag-rehearse siya dun sa orchestra. Time for lunch, nagbukas sila ng lunch boxes nila. And sabi ni Yo-Yo Ma, I hate this. The ham and cheese again, I get ham and cheese every day. I hate this lunch. So tinanong siya nung isang member ng orchestra, di sabihin mo kung sino sumagawa ng lunch mo na ayaw mo na ng ham and cheese. And sino ba naghahanda ng lunch mo? Ang sagot niya, ako po. What's the lesson? We are responsible for what we are. And only we can change it. Mr. Dr. Froilan? Thank you. Maganda yung sinabi, ha? Chair, for the recognition. Yes, tama po yun, ano? Actually, I totally agree with that. Kaya lang po, mayroong kasing systemic defect yung mismong mga provision sa Constitution, lalo na kung titignan natin yung dynastic politics. Binalakumbaba lang kasi nating maigi, nilagay doon sa saligang batas at inutusan ang Kongreso na gumawa ng batas laban nga doon sa mga political dynasties. Gayon, kung babaguhin natin ang Constitution, maaaring yung Constitution na explicitly ang magsasabi na wag na nating pahintulutan ang mga political dynasties. Yun ay kung mababago ang Constitution. Ngayon, gusto ko lang pumuntusan din yung mga analogy na... Doktor, ibig niyo pong sabihin... dito sa existing na 1987 Constitution, hindi na natin mababago ang political dynasty. Hindi na po nyo, hindi na kayo naniniwala na kayang baguhin. Because it's already embedded in the social and political psyche of the country. It's going to be very, very hard to do that. Naniniwala po kayo, pag binago yung sistema, doon kayang... mag-iba itong political dynasty. Paano po niyo po nasabi na pag nabago na yung sistema, kaya na? Well, taking the cue from the analogy that binanggit kanina, no, regarding do sa basketball, ano? So sinasabi, meron talagang mga permanent rules. Pero we have to understand na may mga rules that were introduced na dahil sa mga players mismo. For example, we have the 5-second back to the basket rule, which was introduced because of Charles Barkley. Nandiyan yung offensive 3-second violation because of Michael Jordan. So in short, these are the players, di ba, that actually changed the game. So in effect, what I'm saying right now is that if we are going to change the Constitution now, that is going to be based largely on how we are playing the game. And definitely hindi tayo ususulong at hindi tayo uusbong kapag hindi natin 'to ginawa. Okay.
Sige, marami pa tayo, boss. Babalikan natin, boss. Marami pa. Magsasalita pa din si Ding. Sir Ding, may sasabihin po kayo? Hingi lang po ako ng kapahintulutan kung pwede nang ituloy yung... hindi ko na mo pahabaan at hindi ko na masyadong didetalyehin. At mga ilang minuto po, Sir Ding? Siguro po mga 10 to 15 minutes. Sige po. Sige po. Hingi ko lang po yung pahintulot ni Doktor. Doktor, yung mic po. Apo, dito. Yan. Okay po. Senator Coco Pimentel, meron po ba kayong gustong imungkahi? Bago sana si Ding, si Dr. De La Torre ba yun o Dr. Torre? Ang gusto ba niyang sabihin yung gaming the system, yung ba yung kanyang concept, yung parang nalalaro na yung sistema? Is that his point, Mr. Chairman? Gaming the system ba yung concept po niyo, yung gusto niyo sabihin? Opo, ang sinasabi ko po, Senator Pimentel, naka-adapt at naka-adjust na po ang ating mga politiko dun sa sistema po. So kung mamarapatin po natin, katulad po nung sinabi nun, may mga iba pong rules, halimbawa po, na ini-introduce ang isang institusyon para po mabago yung behavior nung mga manlalaro po. Katulad po sa... ang magandang simbolising mga po na ginamit, isa larangan po ng basketball. At panghuli na lang po, para lang po pasagot, no, yung hamon po na sinasabi ni attorney, nakatugon po yung ating po mga legislators po sa paano pong paraan ipinasa po yung RBH2 sa mababang kapulungan. Isa po itong napakalaking hamon na sa history po ng pag-amyenda ng certain provision ng Constitution na ipasa po ng last members ng House of Representative ang RBH2 po ng paglalagay ng unless otherwise provided by law. Yun lamang po. Thank you, Mr. Chairman. Yun lang. So parang inaayos ko lang sa mind ko ano ba yung point ni Dr. Anong name ni Dr. Torre or De La Torre? Professor Eric De Torres, Senator. De Torres. Thank you, sir. Thank you. Pa, salamat po, Senator. Sige po. Walang-salang po. Sir Orion, next po kayo pagkatapos po ni Sir Mr. Ding Generoso. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Hindi ko na po masyadong i-detalye yung nilalaman nitong Bayanihan Draft Constitution. Anyway, ito po ay available. May kopya po. Mapwede pong i-download sa internet. Nasa Google po ito. Pati po yung PowerPoint mismo ay may kopya po na available. At matagal na po itong kumakalat. Gusto ko lamang pong bigyan din ang ilang bahagi. Dahil ang sa ating nga pong pananaw, ang kinakailangan po natin ay yung holistic, yung tingnan natin sa kabuuan ang mga suliranin ng bansa. At sa kabuuan ang ating saligang batas at ang iba't iba pang batas. Kasi bago po natin mabigyang tugon yung mga iba't ibang problema, kailangan po makita natin yung buo. Nakikita natin yung mga puno pero baka hindi natin nakikita yung gubat. So ano po ba ang kahalagahan ng isang saligang batas? Para po tayong gumagawa ng bahay, siguro ito po ang mas magandang analogy, no? Kung magpapagawa po tayo ng bahay, bago natin isipin kung saan ilalagay yung kalan, di ba, yung refrigerator, electric pan, meron muna tayong architectural design. So bago po natin mauwi sa usapan ng wages, presyo, ng bigas, o kung ano-ano pa, tingnan muna natin yung arkitektura. Kailangan po natin, at ang konstitusyon po sa aming pananaw, ay ito po ang isang architectural design kung paano tayo magtatayo ng isang bansa. Hindi lang po gobyerno. Ang konstitusyon po, ang disenyo ng anong bansa ang itatayo natin. Yung gobyerno po ay bahagi lamang noong bansa. At pag pinag-usapan po natin ang konstitusyon, ang isang mahalagang aspeto po nito ay papaano natin binabalangkas ang kapangyarihan na sa isang demokrasya at republikang sistema ay nagmumula sa mamamayan, mapupunta sa kanilang mga kinatawan sa gobyerno. So, paano po ang balangkas? At si sistema ng federal po,
kumpara sa unitary na makikita natin dito sa draft Bayanihan Constitution, ayun po ang isa sa binigyan diin ng CONCOM kung paano ang balangkas. Dahil sa sistema nga po natin ngayon, alam na po natin na talagang napaka-sentralisado ng kapangyarihan sa national government. Ang isa na lang pong halimbawa niyan, ang traffic po ng Metro Manila, problema ng presidente ng Pilipinas. Kinakaila pinag-uusapan sa Kongreso kung paano bibigyan ng emergency powers ang Pangulo para i-resolve ang traffic. Bakit po ganon? Kasi po, ang pera, ang mga departamento na tutugon sa problema ay nasa national government. Kaya nagiging problema ng presidente yung mga suliranin na dapat ay problema ng rehiyon, ng mayor, ng governor. So, paano po ang architectural design? Tulad po ng aking nabanggit na, ay una ay kailangan po manatiling matatag yung ating national government para po mapanatili yung pagiging isang bansa. Hindi po hinahati dito sa draft constitution ito ang bansa sa iba't ibang estado o sa iba't ibang rehiyon. Wala pong paghahati. Ang formula po dito ay lilikha tayo ng federated regions. What are we actually federating? Kasi ang salitang federal po ay nagmula sa Latin na federus. Federis. Na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama. O sa isang mas malalim na kahulugan ay isang covenant, isang pagkakasunduan. Kaya nga po ang tawag namin dito ay Bayanihan Constitution sapagkat ito po sa aming pananaw, ang isang saligang batas ay isang covenant o isang pact. Kumbaga po meron tayo nung yung sandugo natin nung araw para din pong ganun ang Constitution. Hindi po ito isang 100 o 200 pages lamang ng dokumento. Ang simbolo po nito ay pagkakaisa ng taong bayan na tayo ay lilikha ng isang bansa. Anong klaseng bansa ang gagawin natin? Gagawa tayo ng bahay, anong klaseng bahay? So, kung ito po ay isang pact o pagkakaisa, sa isang bansa po, sa isang gobyerno ay kailangan yung kapangyarihan. So, paano po ang disenyo ng kapangyarihan? Mananatili po ang national government. Pero ang kapangyarihan niya ay yung mga bagay na may kinalaman sa usaping ang buong bansa at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang lahat ng usapin na local, pang barangay, pang lalawigan, pang mabayan, pang lunsod, pang rehiyon, yan po ay kapangyarihan noong regional government. Pati po yung pondo na para sa rehiyon, ay hindi na po nasa control ng national government. Hindi katulad po ngayon. Doon sa disenyo po nito ay yung regional government na may sariling kapangyarihan na mag-budget, siya na po ang magbabudget para sa rehiyon. Sila na po ang mag-uusap doon. Kaya hindi na po yung mga senador at congressman sa Maynila, hindi na po kailangan ipatawag yung district supervisor sa Sikihor. Para tanungin lang, ilan bang eskwela ang gagawin natin sa Sikihor? Doon na lang po nila pag-uusapan sa region yon. Ang pag-uusapan po dito sa national government is para sa kabuuan ng bansa. So yun po yung isang mahalagang aspeto doon sa pagbabalangkas o pagbabahagi ng mga kapangyarihan. Hindi ko na i-detalye po kasi nandun naman yan, ano-anong kapangyarihan yan. Pero meron lang pong i-define dyan na exclusive power. Ano po yung exclusive power? Yung pong pwede lang ma-exercise ng national government at ng regional government. So, nilinaw po yun. Pangalawa, meron pong shared. Yung pwede nilang gawin ng sabay o pwede nilang pag-usapan na sige, ako na ang bahala dito. No? Meron pong shared powers. Hindi ko na rin didetalyin kung ano yun. Pero makikita po natin yan dun sa draft. At meron po yung tinatawag na reserve powers. Ano po yung reserve powers? Yung hindi pa po natin ma-define sa ngayon kung anong kapangyarihan niyan. Pero baka dumating araw, pwede palang i-exercise yung ganong kapangyarihan. Sino mag-i-exercise?
nilagay po natin na yung reserve powers ay nasa national or federal government. So, yun po ang pagkakadesign. So, pagka po national, ano po yan? Defense, security, foreign affairs, yung foreign trade, yung pong pagdidisenyo ng isang national economic plan. Pero kada region po ay pwedeng gumawa ng sarili niyang regional plan. No? Ano po ang istruktura? Mananatili po yung ating kasalukuyang presidential form with may mga modifications po na ginawa. Merong parliamentary features. Halimbawa po, yung reforma sa party list, nabanggit yan, kinover po ng CONCOM yan. Instead na party list, ang panukala po ng CONCOM dyan ay magiging proportional political party representation. Sa isang salita po, gusto nating iangat na yung ating mga party list na wag na kayong party list, parang second class citizen po eh. Mag-evolve po tayo at nakalagay po dyan kung paano sa loob ng tatlong election cycle ay mag-evolve sa isang totoong political party at itinaas po natin ang representation mula sa kasalukuyang 20% ng kamara ay magiging 40% po yung proportional party representation. Nakabilang po doon ang partido ng magsasaka, manggagawa, partido ng mga kabataan, hindi po katulad ngayon na sa party list na nakita naman natin po kung paano na pagpaumanhin po ang salitang gagamitin po, na bastardo na po yung ating party list system sa totoo lang. At alam po natin lahat yan. Kaya pa bang reformahin yan sa kasalukuyan? Gagawa ka ng batas? Hindi na po. Wala na po. Marami na pong iti-testing natin kung kayang gawin ng Kongreso ng mga mambabatas, ina-test na po. 36 years na po ang lumipas. Isang henerasyon na. No? Marami po sa atin, nung nagsimula ang konstitusyon na ito, ay binata pa at dalaga, marami sa atin may apo na. No? Na-test na po. Nakikita po natin yung kontradiksyon. Yung nilikhang mga tao sa gobyerno. Paano po ba napunta sa gobyerno itong mga tao na sinasabi natin ay mahirap pagkatiwalaan? Napunta po sila dyan sa pamamagitan ng kapangyarihan nitong konstitusyon na 1987. So, we are trapped between hahayaan natin, ipagkakatiwala natin sa kanila sa pamamagitan ng piecemeal legislation o piecemeal na pagsasakatuparan ng batas, o huhubog tayo ng panibago. Yun lang po ang malaking katanungan. Okay? Pero bukod po dyan sa latag na yan, meron pong mga mahalagang bahagi pa. Kasi tinignan po ng CONCOM sa kabuuan nga ang kalagayan ng bansa at kalagayan ng bawat mamamayan. Sabi nga po ni CJ Puno noong ang guidance po sa CONCOM noong nagsimula, unang araw ng session, unang-una, sabi niya, tayo ay magpipiring dito sa CONCOM. Wala tayong titingnan na kulay ng politika. Ang titingnan lang natin ay ang interes ng bansa at ang kabutihan ng sambayanan. At hindi rin tayo mangongopya ng konstitusyon, bagamat pinag-aralan po ang maraming konstitusyon. Sa pagbubog po ng sistemang federal, ang naging konsiderasyon po is sino ba tayo, ano ba tayo, ano bang kultura natin, ano ba ang ating kalagayan para po mabuo yung sistemang ipinapanukala dito. So, ano po yung ibang mga mahalagang features? Una po, yung pagpapalawak ng karapatan ng mga mamamayan. Sa mga karapatan po, meron pong generation of rights na tinatawag. Nauna po yung civil and political rights. Pero meron na po mga bagong karapatan. Halimbawa po yung karapatan sa malinis na hangin, tubig, lupain. Ang tawag po dyan is environmental rights or ecological rights. Meron din po yung socio-economic rights. Kaya dito po isinama na po sa Bill of Rights, yung socio-economic rights, yung karapatan sa disenteng tahanan, hanap buhay, edukasyon, kalusugan at pagkain.
at yung environmental and ecological laws. Marami pong constitution sa buong mundo ang meron ng ganyan 20, 30, 40, 50 years ago. May isa pong katanungan doon sa socio-economic rights na ito daw po ay hindi unenforceable, hindi maaring ipatupad kahit na ng korte. Hindi po totoo yun na hindi po that is not the complete truth, no? Because sa katotohanan po ay marami na pong jurisprudence sa South Africa, kahit po sa New York. Meron na po mga kaso kung saan na ipinakita po na pwede pong maging usapin sa korte ang socio-economic rights at maipapatupad, maisa sa katuparan. Yung pong tinatawag, meron po naman nakalagay dito na dapat siguruhin ng Estado yung progressive realization. Hindi po instant. Progressive ang realization ng karapatan dun sa socio-economic. At meron po ang dalawa po, at least dalawa po na merong celebrated cases sa buong mundo. Yung isa po ay yung kaso ni Callahan sa New York na 1979 po yan. At hanggang ngayon po ay ipinatutupad yung kautusan ng korte. Yun po ay usapin ng pabahay at pagkain, lalo po yung mga nakatira sa kalsada sa New York. Yun din po yung growth boom case sa South Africa na naging usapin noong nanalo na sina Mandela at nagkaroon ng bagong constitution sa South Africa. So, maaari po ayun na maipatupad yung mga economic rights na yan. Yung usapin po ng dynasty, naka-define na po dito up to second degree, ano ang bawal? Bawal yung succession, bawal yung multiple positions. Okay? Pero hindi lang po yung, kasi meron po dito isang buong artikulo on suffrage and political rights. Okay? At political parties. Kasama po yung pagre-reforma ng pagpapatatag ng ating political party system. Kasi marami po ang nagsasabi na bakit hindi tayo mag-parliamentary system. Pero ang isa pong weakness ay mahina po yung ating political party system. And in a parliamentary form of government, mahalaga po yung maturity at stability ng mga partido political. Sa atin po, hindi natin nakikita yan. Nakikita naman po natin pagka na ibang presidente, marami lilipat sa partido ng presidente. Diba? Nawawala yung dating partido. Nalulusaw yung ibang partido. At ang mga partido po natin meron pong mga kontrolado lamang ng ilang tao. So, kasama po dyan yung reforma ng ating political party system. Ano ang mga requirements para maging isang totoong partido ka? Para po, kung dumating yung panahon na tayo magta-transition to a parliamentary, ready po yung ating mga political parties, no? Napatatag natin, kasama din po dyan provision ng democracy fund para matulungan po natin yung mga maliliit na partido political na magkaroon naman ng resources at makapag-participate sila ng parehas sa ibang partido na pinupondohan ng ibang mga tao, no? Kailangan po, yun po yung isang paboritong salita nung araw ni FBR, leveling the playing field. Pero ito po is leveling the political playing field. Okay? So, magtugon po sa corruption. Sa panukala pong ito ay ginagawa po nating isang independent commission ang ombudsman. Pinalakas po pati mga kapangyarihan. Kasama na po yung pagbabawal na ITRO ng korte yung investigasyon na isinasagawa maliban na lamang kung may matibay na ebidensya na may violation ng karapatan ng iniimbestigahan. No, kasi po yan ang isang problema natin. Nauunsya mo yung investigasyon dahil nati TRO. Okay? So, marami pa po, hindi ko na isa-isahin at nandito naman yan. Yung pong bibigay ng dagdag na kapangyarihan sa COA
Commission on Audit, para hindi lang po yung paggamit ng pondong ino-audit, kundi yung tinatawag pong performance audit at quality control audit. Para makita po naman natin na sa mga programa ba na ginagawa, proyekto ng gobyerno, in-assess mo yung performance, ano ba ang naging impact sa tao? O kasi nauwi lang po dun sa usapin ng pera. Tama ba ang bidding process? May na-commission ba? O wala? Etc. So, kasama po yon dun sa pagre-reforma, dun pagpapalakas po ng ating mga anti-corruption bodies. At yun pong pag-exercise nung direct initiative, yung pong sinasabi na hindi naman nangyayari pa kahit kailan na people's initiative, ay meron pong kasama po dito dun sa political suffrage and political parties article, yun pong mga provision kung paano mas mapapadali na ang mga taong bayan ay makapagpanukala ng sariling batas, mabago ang batas o magkaroon ng amyenda sa batas na ginawa ng Kongreso o nung mga local legislative bodies po natin. Paano po natin matitiyak ang pagkakaisa ng bansa? Nakalagay kasi, yun ang sinasabi po ng iba na mauwi sa pagkakawatak-watak. Nakalagay din po dito na tayo po ay isang permanent and indissoluble nation. Hindi malulusaw ang bansa. Ipinagbabawal po yung sa mga rehiyon na magde-demand ng paghiwalay sa bansa. Kasi mananatili po tayong iisang estado, isang bansa, isang state. Hindi po naman tayo lumika ng mga iba't ibang estado. Ang nilikha lang po natin ay yung federated regions at nagbigay tayo ng kapangyarihan sa kanila. Nabanggit po kasi yung RDC. Bakit hindi nalang daanin sa RDC? Matagal na po yung RDC. Sa totoo lang, i-reviewin po natin. Ang kapangyarihan po ng RDC, recommendatory. Wala pong kapangyarihan na maglaan ng pondo para sa pagtayo ng health center o ospital sa isang probinsya. Wala po. I-recommend po lahat yan sa NEDA, i-recommend sa Pangulo, ibabalik sa Kongreso para magkaroon ng pondo. Yun nga po yung malaking problema. Kasi yun po ang talagang aabutin po tayo ng siyam-siyam sa ganong sistema ng proseso. Samantalang kung may kapangyarihan ka sa region, meron nga pong isang tulay dyan sa Northern Luzon. Tinamaan ng bagyo. Yung tulay nasira. Tatlong taon na po, hindi pa nakakapag nare-repair dahil national government po. Dito po, maliwanag po, alin ang responsibilidad kahit sa infrastruktura, alin ang responsibilidad ng national, alin ang responsibilidad ng region, alin ang responsibilidad ng probinsya, ng lalawi, ng siyudad, at iba pa. So, doon po. At, bago po ako magwakas, mga tatlong sentences na lang po. Doon po sa mode, paano ba? Nabanggit po ng aking kasama na si Atty. Serapio na mahalaga po yung pagkakaroon ng isang constitutional convention. Kung ganito ang tinitingin natin na pagbabago. At siguro yung lahat ng mga detalye dito ay doon na usapin na po ng constitutional convention. Paano po ngayon ang pagtawag ng constitutional convention? Meron pong dalawang paraan sabi sa 1987 constitution. Una po, ang Kongreso sa pamamagitan ng 3/4 vote, if I'm not mistaken, 2/3 or 3/4 vote, ay maaari pong magpatawag ng isang constitutional convention. 2/3, palagay ko tama. Kasi yung 3/4, kung yung Kongreso mismo magpapanukala ng pagbabago. Ibig sabihin po niyan ay 2/3 ng House at 2/3 ng Senado, katulad po nung ginawa noong 1968 or 69 pa po na ipasa yung resolusyon na nagpapatawag ng CONCON, pero naitatag po yung CONCON ay 1971. Okay. 2/3 voting separately. Ang isa pong paraan ay sinasabi rin sa konstitusyon na maaari pong ipaubaya ng Kongreso sa taong bayan ang pagpapatawag ng isang CONCON sa pamamagitan ng isang referendum. Ano po ibig sabihin nun? Maaari pong magpasa rin ng Kongreso ng isang resolusyon na nagsasabi na
magsasagawa tayo ng referendum at tatanungin ang taong bayan, pabor ba kayo na magbuo tayo ng isang konkon para bumalangkas ng mga pagbabago sa saligang batas? Oo o hindi? At pagka po yan ay sinang-ayuna ng taong bayan, ay kailangan pong sundin ng Kongreso yung mandate na ibinigay ng taong bayan. Bakit po mahalaga yung aspeto na yan? Kasi marami rin po ang nagsasabi na hindi sang-ayon yung mga mamamayan natin. Eh, para malaman po natin ang katotohanan, eh di, tanin natin sa referendum. No? Mari po yung isang paraan. Ano po naman ang klase ng konkon? Kasi nabanggit din po na eh, sila rin yung mahahalal dyan. Again, nandun na naman tayo sa ganung problema. Trap. So, ibig sabihin po ba, wala na tayong gagawin dahil kung sila rin yung ding mga nasa Kongreso ang ma-elect, wala rin. Ando na nga po tayo sa ganung sitwasyon eh. Ang katanungan po is ano ang formulang hinahanap natin? Kasi pag sinabi lang natin na ganun, wala na tayong gagawin. Kailangan po humanap tayo ng formula kung paano tayo makakawala dun sa ganung trap. Kasi hindi na po tayo makawala doon eh. So ano po ang aming isang panukala? Katulad po ng ginawa sa Australia noong 1998, ang ginawa po doon ay hybrid yung konkon. May bahagi po na inihalal at may bahagi na inappoint. Bakit po? Kasi halimbawa po yung mga katutubo, gusto ng Australian Parliament ay may kinatawan yung mga katutubo, inappoint po yon. Sa atin po baka may mga dating mahistrado na kailangan ma-appoint, may mga leader na akademiko na hindi naman tatakbo sa halalan. So yun po ang aming panukala at maaaring detalye niyan ay maaari pong mapag-usapan na sa mga susunod na hakbang na gagawin ng Kongreso. At bilang pangwang wakas po, Mr. Chairman, again. Sir Ding, 24 minutes na po kayo. Hindi po, isang sentence na lang po. Apo. Dahil araw po ng mga bayan eh. Okay po. Ay, ito lamang po ay gabay lang natin sa ating pagtahak sa landas ng pagbabago. At ang may sabi po nito ay bayani rin. Yung pong dekalogo ni Mabini. At ang ito po ang sa kanyang gabay sa ating mga Pilipino. Pagsikapin mong unahin ang kaligayahan ng iyong bansa bago ng sarili at gawin mo siyang kaharian ng katwiran, hustisya at paggawa sapagkat kung siya ay maligaya, ikaw, sampu ng iyong pamilya ay magiging maligaya rin. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Napakaganda po ng inyong sinabi. Meron pong gustong sabihin si Alamat, attorney. Sir? Well, sir, excuse me. Maganda po yung constitution na sinabi niya. And let's get back. Ang tanong po niya, Mr. Enoso, is a very real question. Paano natin gagawin ito? Kung may problema tayo, kung constitutional convention or constituent assembly, nandun pa din, controlled pa din yun, ng mga dynastic families. The solution, sir, is to form a coalition of congressmen and senators who believe that there must be real change and are willing to even legislate against their own interests. To go to the church, there are only three organizations in this country that has a nationwide reach. Local government, police and military, and the church. And then civil society, form a coalition among all of these in order to empower the poor, the people, especially the poor from the ground up, starting in December 2022. And that coalition will pursue empowerment at the municipal level later and provincial level. And at that time, then let's review the constitution. Let's empower. Let's form a coalition. If we find out who are really sincere about real change. Because as I said yesterday po, we will never have real change in this country until tayo ay may bagong henerasyon na mga leaders who come from the poor. So yun ang aking solution po,
doon sa formula ninyo na we're in a vicious cycle here. Di po ba? Let's form a coalition for real change. And the first step is don't postpone the December 2022 elections. Put a anti-dynasty law in the barangay law. Let's see what happens, sir. Maraming salamat po. Pilingin po natin na magsalita na si Sir Orion. Sir Orion, meron po kayong 15 minutes. Okay po. Actually, gusto ko lang po magtanong kasi sana kay, sa ating esteemed resource speaker from Dasmariñas Village, kung yung church po na pinag-uusapan niya, ay alin po ba yung evangelical church, ang Lutheran church? Ayun, yung volume niyo, parang ma-distorted. Ma- yeah. Distorted lang, ano? Ay, ganun po ba? Distorted ang audio po niyo. Microphones, ay, iusin lang natin, ha? Sige nga po, ulit. Okay na po ba siya? Yan, siguro po. Wag ayun po. Masyado. Ayan, oh, sige po. Okay, ayun po. Actually po, nagre-react lang po ako dun sa isang sinabi po ng esteemed resource person natin from Dasmariñas Village. Yung po ang nagbanggit po siya ng tungkol sa church. At ang tanong ko po ay, which church? Kasi marami po sila at meron din pong mga ibang relihiyon. Patulad ng Islam, na meron po tayong the Ummah, at nandyan po ang mga ibang mga templo at ibang mga relihiyon. Kaya, church po ba? Ano po mong pinag-uusapan natin dito? Yun po yung sanang itatanong ko. Pero kung, Mr. Chairman, kung ang sinasabi niyo po ay pwede na rin po akong magpasok sa aking presentation. Yun na po ba? Apo. Okay. Apo. Sige po. So malabo kasi po yung church na pinagsasabi. So okay, mag-ano po ako ng aking presentation. Alam ha, saan yung screen na yan? Ito po. Okay. Tagan, salamat rin yung tanan. Ako gayod si Orion Perez Dumdum, isa po ka Bisaya. Mga kababayan po, ako po si Orion Perez Dumdum, isa po akong Bisaya, isa po akong half Cebuano, half Tagalog. Sensya na po, Cebuano po ako. Isa po akong Singapore-based OFW. Dito po ako sa isang multinational company na galing sa Europa na nandito sa Singapore. At isa po ito sa mga kumpanya na laging pinapasalamatan ng Singapore dahil isa po siya sa mga pioneers na na pumasok sa Singapore at nagbigay ng napakaraming trabaho at ng maraming training sa mga tao dito sa Singapore. Nami-mention po ang pangalan ng kumpanyang ito sa mga libro ni Lee Kuan Yew. Ako rin po ay ang principal co-founder and lead convener of the Correct Movement. Bunga po ito ng aking mga experience sa pagiging OFW, ang aking mga hinanakit, ang mga galit ko. Dahil ako po designer dito sa Singapore, nakikita ko po kung gaano po tayo napag-iwanan ng ibang mga bansa. Lalo na sa aking regional IT project manager position, nakakapagpunta po ako sa iba't ibang mga bansa at nakikita ko na talaga'y napag-uunahan na po tayo ng ibang mga bansang dating malaki ang kanilang respeto sa atin at paghahanga. Isa po, isang trivia lang po, kung siguro yun, may nakita ko yung link ng video na kumakalat dati na may nakasuot ng mukhang cross at nagsumasagot dire-diretso na hindi pa tapos ang mga question ni David Seldran. Ako po yun. I earned notoriety in the 1990s in Battle of the Brains. So, let me explain saan po ang pinaghuhugutan ng Correct Movement. As a Singapore-based OFW, as I said, I am at the front lines of seeing how far we've been left behind. Ang nangyari po dito kasi, dito sa Singapore, I've been here since 2000 as an OFW, late 2000. Probably 1,000 times ko sa pagsasakay ko ng taxi dito sa Singapore. At sa telepono po ako, naririnig ng driver, nagtatagalog ako, Pilipino ang punto ko. Sasabihin ng driver, oh sir, yo Filipino ah.
Oh, you know, sir, you know, Philippines before used to be the richest country in Southeast Asia, you know. And Singapore, we used to be much poorer than you. And before you know, Philippines, you used to have all these people from Hong Kong, these old ladies from Hong Kong going to Philippines in the 1950s, they become the maid in Singapore, they become the maid in Philippines. Now what happened? Now you Filipinos, you're the ones coming here to Singapore to become maid. Why? Ilang beses ko po narinig yung mga ganyang klaseng mga pinag-uusapan ng mga cab driver. Pero not yung mga matatanda na naaalala nila na dati ay tayo ay nasa taas. Paulit-ulit ko nakikita tuwing sa mga corporate ng ibang mga companies na pagtrabahuan ko, tuwing may sales projections or mga bagong project, laging napag-iiwanan ng Pilipinas, ng, hindi lang Singapore, pati na rin ng Thailand, ng Malaysia, pati na rin ng Vietnam, pati ng Indonesia. Ang mga sales figures natin hindi ganun kataas. Lagi kong nakikita yan na pag-iiwanan tayo. Ako po ay isa sa mga mapapalad na mga OFW na kasama ang pamilya rito. Ang aking misis ay isa rin OFW, kasama ko siya rito sa Singapore at kasama ko rin namin ang aming anak. Pero ang aking mga bayaw, mga tatlong kapatid ng aking misis ay nandito rin sa Singapore pero hindi nila kasama ang kanilang mga pamilya. Ang ating katropa rito, nandito sa company, sa Pilipino rin, hindi niya rin kasama ang kanyang pamilya. Ang dami-dami. Ang dami-daming mga OFW, hindi nila kasama ang kanyang pamilya. At nakita ko, dahil sa pagiging active ko dati, sa nung bago akong maging double, nung single pa ako, active ako sa community ng Singapore Filipino community. Nakikita ko po ang nagkakawatak-watak, nagkakahiwalay-hiwalay, nagkakasira-sira ng mga pamilya dahil sa fenomeno ng pagiging OFW. At ginawan ko po ng using my IT training, troubleshooting, analysis, logical analysis, etc. Ginawan ko ng root cause analysis. Nakita ko na wala masyadong mga trabaho sa Pilipinas, kaya nga ang bababa ng mga sweldo. Simpleng law of supply and demand lang. Kunti ang mga trabaho. Bakit? Kakaunti lang ang mga investor. Bakit? Kasi natatalo ang Pilipinas lagi kapag kinumpara ang ating mga konstitusyon sa konstitusyon ng iba't ibang mga bansa, karatig bansa natin dito sa region na ito. Kasi kahit sila may mga konting mga restriction sila, nasa legislation lamang ang kanilang restriction. Tayo, ang ating restriction, nasa loob ng konstitusyon. Yun po ang pagkakamali natin. Tayo lang po ang may ganyan. Kaya tayo natatalo. Kaya hindi gaano karami ang mga pumapasok sa Pilipinas ng mga trabaho. Kaya ang dami-dami natin na pwersadong maging OFW dito. Kaya po, ako ay naghihingi ng paumanhin kung kahapon po ay napaka-passionate po ng mga pananalita ko. Dahil apektado po ako, apektado ang mga kaibigan ko, ang mga tropa ko, ang mga bayaw ko, ang mga kamag-anak ko. Meron din akong isang first cousin na nandito rin sa Singapore, hindi rin niya kasama kanyang anak. Ang kanyang asawa, nagkahiwalay na rin sila ng kanyang asawa. Nakikita ko yan everyday, yung ganyang klaseng kwento ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga OFW. At nakita ko rin yung problema ng ngayon, marami akong mga kaibigan dito sa Singapore na Pilipino rin ay lumilipat na sa Canada. Wala na silang balak bumalik ng Pilipinas. Ginagamit po nila yung express na, yung pinakamabilis na rota raw, which is yung asawa ay magtatrabaho, yung isang asawa ay mag-study. Yun ang ginagawa ng napakarami. Every week, meron po ako nakikita sa newsfeed ko sa Facebook na kaibigang lumilipat ng Canada. Yun na po ang nangyayari. Ano ang mga pangarap ng maraming mga Pilipino? Lumipat ng Canada o ng Australia o ng ibang mga bansa. Hindi manatili sa Pilipinas. Yung mga nananatili, marami dyan ay yung mga galing sa mayayaman ng mga galing na sa Dasmariñas Village o yung mga taong wala talagang kakayahan na umalis dahil wala po silang ganung klase. Hindi po sila napapalad na makakuha ng trabaho sa abroad. Kaya po namin, ako, kasama po ang ibang mga kaibigan, sineta po namin ang CORRECT movement, which stands for Constitutional Reform and Rectification for Economic Competitiveness and Transformation. Ang website po namin ay correctphilippines.org, and we were founded in the late 2010
together with the late Carmen Pedrosa. Siya po, lumapit po siya sa akin dahil nakita niya po ang mga article ko na galing sa isang blog, Get Real Philippines dati, pinag-uusapan ko ang need, ang kabulukan, ang mga problema ng 1987 Constitution, ang problema ng ating medyo hindi magandang pagkadisenyo na presidential system na katulad ng nasa Mexico, na puno ng droga at mga problema. At pinag-usapan ko ang mga solusyon na magparliamentary tayo, maging bukas tayo sa foreign investors, gayahin natin ang Singapore at ibang mga bansa na yumaman dahil sa pagpapapasok ng mga foreign investors. Dahil ito po ay shortcut sa pagiging mayaman. At siyempre ang federalism. So, ang ginagawa po namin, hindi po kami mga political scientists, mga ordinaryong tao lang kami. Ako po, hindi naman ako doktorado. Ordinaryong OFW lang po ako na nagtatrabaho sa IT sector. Pero ang first converts ko ay mga katulad kong nasa IT, mga engineer, mga architect, mga medic na galing sa medical, mga scientist, mga ganung tipong tao, mga galing sa STEM backgrounds, mga technical na tao, pati mga musician kasi ang music is a highly technical field. Intindi nila ang mga pinag-uusapan namin. So ito po, naintindihan nila, ang ginagawa po namin sa Correct Movement ay ginagawa namin madaling maintindihan. We laymanize the understanding of three major reforms and solutions so that ordinary Filipinos may better understand them. And we actively fight against blatant misinformation and fake news that has repeatedly demonized any one of the three main constitutional reform solutions. One particular fake news against federalism I've been hearing over and over again mentioned by someone in this August proceeding for many years was the fake news that federalism will worsen warlords and dynasties. Ang tanong ko po, totoo po ba yan? Kasi kung totoo na federalism will worsen warlords and dynasties, bakit po ang mga bansang gumagamit ng federalism tulad ng Austria, Belgium, Canada, Germany, Malaysia, Switzerland, yung mga yan. Puro maka-federal yan, pero nasaan ang mga warlords and dynasties nila? Dati, ang ibang mga bansang yan ay meron talagang institutionalized warlords and dynasties dahil meron po sa marami sa kanila, meron silang yung royalty and nobility. Pero naging egalitarian societies din sila. Naka-federalism sila, pero wala na yung mga so-called warlords and dynasties na sinasabi. Ang Pilipinas naman, hindi naka-federalism, meron tayong mga ganyan. Iba po ang rason kung bakit tayo nagkaka-dynasty. Hindi lang ang term limits. Nandyan din po yung katotohanan ng ating economic system na napaka anti-foreign direct investor, anti-business din, to begin with, ay hindi nakakagawa ng maraming oportunidad para umangat ang ordinaryong Pilipino para maging middle class. Yun po ang rason kung bakit hindi tayo umaangat. Yun po ang rason kung bakit ako ay napuwersang maging OFW. Nung una kong dumating dito sa Singapore, 2000, galing ako sa Microsoft Philippines, technical account manager and technical specialist ako. Dual role, ang kinikita ko nung time yun ay medyo mataas para sa isang Pilipino, 40,000 pesos. Pagdating ko ng Singapore, mga 4 to 5 times ang naging sweldo ko sa Microsoft Singapore, doing the exact same thing. In fact, bumaba, medyo lesser yung position dahil hindi siya technical account manager and technical specialist. Technology specialist lang siya. Hindi siya dual role, ang nangyari, isa lang. Pero mas mataas ang naging sweldo dito. Pag neto, pag tinignan natin sa mga taxes, naging 5 times pa nga dahil ang baba ng taxes dito. Tapos ang mga gastos dito sa Singapore, ang pagkain sa food court, ay pareho lang ng gastos sa food court sa Pilipinas noong time na yon. Ang renta, halos pareho lang kung ating titingnan per square inch. Ganon ang nangyayari. Unfair talaga ang mamuhay sa Pilipinas dahil sa bulok nating sistema. Kaya po ako, talagang galit ako sa fake news. Galit po ako sa mga misinformation, and we continue to compile research papers by international experts and PhDs. Now, ano po yung mga necessary reforms na kinakailangan po natin? Ito po ang
ito po ang removal of all anti-foreign direct investment restrictions, no, in the constitution. Talagang importante po yung pagtatanggal niyan dahil ang nangyayari sa Pilipinas kasi, ay, pasensya na, nagka-problema ng ating ano. Ang problema sa mga yan ay yung nang nagiging sagabal, yan ang nagiging parang rason kung bakit hindi tayo napipili ng ibang bansa kapag dating sa ano, sa pagpasok ng mga investor. Dahil akala ng mga ibang Pilipino, if they want to come, they will come anyway. Hindi po ganoon eh. Kasi ang maraming mga kumpanya, kinukumpara muna nila ang kanilang mga karatig bansa ng Pilipinas. Nila, kinukumpara nila tayo versus Singapore versus Malaysia, etc. Doon tayo sa konstitusyon natatalo. Yun po ang problema. Teka lang, okay lang po ba? Parang nagka-problema yata ang connection ko. Wala po, nakikita po lang kayo. Ah, okay, okay. Okay. So yun po ang yun po yung una, ang sinasabi natin ay yung presentation ko ba, yun nawala ba? Parang nagka-problema tong ano ko, machine ko. Nandiyan po ba ang ano? Lumalabas po ba ang presentation ko? Nakikita namin kayo, Sir Orion. Ang presentation, pumapasok ba? O... Wala. Wala po, nawala siya. Naku, may problema itong ano natin. Teka lang, screen sharing stop. Pasensya na po kayo, ha? Nagka-problema itong ano ko, system ko. Ganito ito, share. Okay, so nakikita niyo po ba ito? Nag-share ng screen ako. Teka lang po. Lumalabas po ba ang sharing screen? Hindi po. Lumalabas po. Sir Orion, naubos na po yung 15 minutes ninyo. Bilisan ko lang po. Sige po. We need more jobs than job seekers. We need to allow OFWs to come home and have gainful employment in the Philippines. Pero ito po, hindi lang naman po sapat na tanggalin ang foreign direct investment restrictions. Kasi kung gawin natin yan, papasok lahat yan sa Metro Manila dahil yun po yung magandang may magandang infrastructure. Kailangan po natin ng evolving federalism para mabigyan ng tsansa ang mga regions na sila'y makaakit ng mga investor sa kanilang lugar by making very good policies. We need that in order to decongest the capital. Yan po Manila, sobrang ano na yan. Hopeless na po siya kinakailangan i-decongest. We need to develop the regions. We cannot do yung mga so-called one-size-fits-all policies dahil iba-iba po ang mga Pilipino. Ako po, I have Cebuano, half Tagalog. Nakita ko po na iba ang konteksto ng kultura doon sa Cebu sa kung na ako'y nasa Manila. We have to respect cultural and linguistic diversity in the Philippines. We also need to remove the highly urbanized cities section, Article 10, Section 12 in the Constitution, which is actually taken from the state policies of Virginia, no? yung nangyayari doon, yung meron tayong mga independent cities outside of the provinces, yung po ay galing sa kanila outside of the counties naman yung kanila. And then para naman maging maganda ang pamamalakad ng bansa, kinakailangan po natin mag-shift to the parliamentary system. Proven po na mas maganda ang mga ito, ang sistemang ito. Now, ito pong number one, yung pagtatanggal ng, hindi lang po yung unless otherwise, gusto po namin talaga tanggalin po lahat. Tanggalin po lahat kasi yun po ang ginagawa sa lahat ng mga bansa. Wala po silang restrictions sa constitution. Naglalagay lang sila sa legislation para madaling baguhin when things change. Kapag may mga ano about fax machine, wala naman nang gumagamit ng fax machine yan. Pager, wala nang gumagamit ng pager. May maraming mga bagay-bagay na wala na ngayon. Na dati nandiyan. Telegraph, matagal lang walang telegraph, di ba? This is a universal thing. So, if you are open to foreign investors, you are likely to do well. Evolving federalism or federalism per se, not everyone needs federalism. Hindi po lahat ng bansa kinakailangan. Ang Singapore, masyadong maliit, hindi kinakailangan. Ang mga Koreano, syempre, ethno-linguistically,
homogeneous po sila, hindi po nila kinakailangan dahil lahat sila ay Koreano. Mga Hapon, 90% sila, may ilan mga Aino, may ilan mga Okinawan, pero most of them are Japanese, Yamato Japanese. Tayo mga Pilipino, we are divided linguistically into different language groups and we have different cultural groups as well. And that's why we need to manage this diversity using federalism, and we need federalism as well to give the initiative of economic development to the regional entities. Kasi sila ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga strengths, ano saan sila magaling. And then we need to shift to the parliamentary system. This is universal. Parliamentary systems are universally superior to presidential systems. No? Ito po, kahapon po, nabanggit po ng esteemed resource person from Dasmariñas Village that medyo nagkaroon sila ng oversight. And this just proves my point that the 1987 Constitution was hastily written. Minadali. Kaya dito po sa amendments, nagkamali po sila, hindi nila naayos yan. And let's also remember that the late Jesse Robredo mentioned, it is not enough for an official to be good. There has to be a system that forces them to be good. Siya mismo nagsabi nito, hindi sapat na yung tao lang, dapat may sistema na nagpo-force, nagpo-puwersa sa tao na maging magaling. So ito po, economic liberalization, bakit importante? Late John Gokongwei Jr. in 2006, sinabi niya sa isang article na may interview with Ducky Paredes, it's hard to open up the economy without amending the constitution. I agree that mining and real estate should be open to everybody because you need foreign capital to help any country develop its economy. Look at China. It is getting a lot of direct foreign investments. And I said this yesterday, many of the 1987 Constitution's anti-foreign direct investment restrictions are often weaponized. You know, ang FedEx, ang Angkas, ginamit yung kanilang public utilities na 60-40 para siraan yung mga yan, para maano sila, mapilayan. And even Lee Kuan Yew talked about this in 1992. Minention po niya na itong mga Malaysia, Thailand, Indonesia, sila po dati ay mga bansa na katulad lang ng Pilipinas na napaka-anti-foreign investor. Pero later on, they learned from Singapore. Nakita nila na ang Singapore ay lumago ang kanilang ekonomiya dahil sa pagiging bukas sa pagpasok ng foreign direct investors. Kaya binago nila ang kanilang mga sistema. Pero luckily, itong mga Malaysia, Thailand, Indonesia, pati na rin ang Vietnam, never nila linagay in the first place, never sila naglagay sa loob ng kanilang konstitusyon ng mga 60-40 restrictions or 70-30 or any other economic restrictions in the constitution. Tayo lang. Since 1935, tayo ay may ganyan. And in fact, amendment, parity rights amendment na pinataw nga sa atin ng mga Amerikano pa in exchange for aid, pero nakatulong po yan sa atin dahil doon sa parity rights agreement na yan, maraming mga foreign companies, itong mga American companies, na nag-set up ng kanilang mga headquarters sa Pilipinas. Ang mga Procter & Gamble, ang IBM, ang maraming ibang mga kumpanya, Johnson & Johnson, nasa Maynila po dati, ang kanilang mga regional headquarters para sa region. Tayo po ang pinakasikat na bansa dati, kaya tayo mayaman dati, dahil sa marami tayong mga foreign investors galing sa USA dahil dyan sa parity rights amendment. Ang usapan po natin na dumami ang trabaho para sa ordinaryo Pilipino. Ang nangyayari kasi po, yung 1987 Constitution, pinoprotektahan lamang ang mga oligarchs, ang mga sugar barons. Ha? Yun po ang nangyayari. Kailangan po natin baguhin yan. Makaluma kasi pag-iisip yan, yung tinatawag natin ideolohiya ng pagiging protectionist, hindi na po gumagana yan. Pati nga ang mga komunista ng China at ng Vietnam, napaka-open sa foreign investors. Di po ba? Okay. Ito po, federalism. Meron po tayong sinasabi dito yung galing kay the late Professor Ronald Watts. Sinasabi niya dito na marami sa mga bansang mga maayos like Canada and Switzerland, dati, hindi naman sila mayayaman. Pero yumaman sila partly dahil sa federalism. At sinasabi rin ni Professor Ronald Watts
that there have been more secessions in unitary systems than in federal systems. Bakit? Kasi nabibigyan ng boses yung mga taong may hinanakit. Okay? Yun po ang nangyayari. Ito po, si Dr. He Baogang, galing sa Australia siya pero originally from China. Minention niya, federalism has provided a mechanism for managing the national question in India, in Asia. The national identity question. Tapos minention niya yung mga misos who engaged in 30 years of violent struggle and insurgency for the independence in China. In 1985, they were granted full autonomy and the territory where they lived was recognized as the 23rd state of the Indian Union. Now, 84% of the people of that state see themselves as both misos and Indians. So nawala yung pagkagustuhan nila na kumalas dahil nabigyan sila ng sariling estado. Dahil dun sa federalism ng India, ay hindi na nila gustong kumalas. Dr. Professor Donald Horowitz, ito po, yung pinag-uusapan niya yung sa Malaysia na meron po mga lugar katulad ng Penang o dati, ang Singapore, na part ng Malaysia na majority Chinese. At ayun, nabibigyan ng boses yung mga minority groups na may mga lugar na saan sila ay majority. Sir Orion, pasensya na po. Lumagpas na po kayo sa 20 minutes. Ay, opo. Magbigay na po kayo ng ending, sir? O, sige po. Sige, sir. So, ito po. Papakita ko lang po yung para sa parliamentary system, no? Pinag-usapan ni Lee Kuan yung dati sa 1992 speech niya na problema ng Pilipinas ay gumagamit tayo ng American-style presidential constitution, presidential system, prone to gridlock, sabi niya. Ito, si Claro M. Recto noong February 8, 1949 ay sinusulong niya na lumipat tayo sa British parliamentary system. Yung po isa sa mga precursor ng bakit nagkaroon tayo ng 1970 Constitutional Convention at nagkaroon tayo ng 1973 Constitution na parliamentary ang kagustuhan sa unamended version. Ito po, sa presidential system, bulok daw. No country following a presidentialist model except the USA has been able to avoid at least one such disruptive experience. Si Dr. Fredericks ito. O si Juan Lintz, presidentialism is ineluctably problematic because it operates according to the rule of winner take all. An arrangement that tends to make democratic politics a zero-sum game, etc., etc. Ito si Arendt Leiphardt. Parliamentary government works better than presidential government. Now, Francis Fukuyama, if you could start all over again, I think I would actually shift from a presidential to a parliamentary system because I just think they work better. Ito po, John Gehring and Strom Thaker.